kan pag mali babanatan. Yan ang ating tema. Ang ganyan no ang banateros. Wala ho yan sa kung ikaw ay ano ang politika mo. Okay? Linawin na ho natin yan. Oh. Eto eh. Anyway. Eto na nga. Maraming mga kaganapan ang nangyayari. Okay? At nakikita naman natin ang walang katapusang bangayan. Oh. Tapos sinisisi ng ilan dyan eh kesyo daw tayong mga oposisyon o tayong mga Duterte supporter ang nanggugulo. Alam nyo, simpleng-simple lang naman po ito. Tayo po ay nabubuhay sa isang mademokrasyang bansa. Ibig sabihin ho, eh, kalayaan ho nating punahin ang mga mali at batikusin ang ating mga public servant. Ulitin ko, public servant, hindi ho mga king, hindi ho mga boss. Sila po ay mga public servant. At bilang mga Pilipino, karapatan po natin na batikusin sila. Kaya lang namang gumugulo kasi may mga amuyong katulad ni Makagago. Ganyan yung mga amuyong at ito ipapakita natin. Oy, Che Guevara, pakinggan mo ito. Ewan ko kung napanood mo ito ha. Pakinggan mo ito. Dito magugulantang ka. Anong pinakinggan ko to? Sabi ko, anak naman ng tatlong kalabaw na pinagdikit-dikit. Oo. Proud pa siya. Ha? Oh, ito, simulan na kagad natin kasi inumaga na tayo dahil sa trabaho natin. Oh, ito na, simulan na kagad natin. Itong si Makagago, sumagot dun sa ating banat. At tuwang-tuwa ang animal. Tuwang-tuwa siya na kesyo. Proud na proud pa siya. Oh, ito ang sagot niya, ha? Oh, pasok. May time naman ako. Pero kasi sa totoo lang, ang totoo dyan, Boss Kayo, hindi ako bayad para tirahin si Banat B. Ito naman si Kaayo. Oh. Punta tayo dito kay Kaayo. Matagal na nagpapapansin sa atin to. Etong si Kaayo, ito yung balalay ni Atty. Libayan. Diretsuhin na natin. Matagal na nagpapapansin ito sa akin. Hindi ko daw mabanggit-banggit yung pangalan niya. Alam mo, Kaayo, bakit hindi ko mabanggit-banggit ang pangalan mo? Ha? Kasi ho, wala ka sa level ko. Yan ang totoo. Wala kang bilang. Gusto mong malaman. Oh, ito. Ayan ang engagement mo. Oh. Oh, para lang sa kaalaman mo. Oh. Lifetime mo na yan. 4 na milyon lang ang nanood. Views. Okay? Last 30 days, 574. Kung ako sa'yo, magsara ka na ng channel. Baka yan, mga ano mo lang yung paulit-ulit mong mga troll. Ha? Hindi naman sa minamaliit kita, pero maliit ka talaga. Yun na yung totoohanan doon. Huwag tayo maglokohan. Kasi yung analysis mo, wala talaga sa hulog. Analysis ng parang galing sa ano? Doon sa looban sa may Mandaluyong. Ganun ang analysis mo. Magpareho kayo nung isang flip-topper na si Akataba pangalan ng ano na yun. Pareho kayong parang nakalasan ng tornilyo. Yan ang totoo. Tapos, gusto mo pansinin kita. Oh, ito, binigyan na kita ng pagkakataon na papansinin kita. Isang beses lang. Oh, ayan ha. Oh, ikumpara natin sa ating channel. At kayo na magsabi mga banateros kung worth it bang pansinin tong animal na to. Oh, ayan. Oh. Yung views niya sa 30 days, 574. Ni hindi ka man lang umabot doon sa butal ko. Na 10.6 million in 30 days. Tapos gusto mo, pansinin kita. Abay, gago pala. Sinong matinong tao papansin sa'yo? Pero dahil mapilit ka, para naman matulungan ko ng konti yung nabubulok mong channel, pansinin na kita. Oh, yung lifetime total views mo, 4 million, 486. Yung lifetime views ko, 162 million. Tapos gusto mo pansinin ka? Oh, nakita mo na naman yan, yung blue. Ako yan. Yung pula na nasa taas na, ikaw yan. Kita mo yung pula na yan?
Etong dyan sa Kamatis Analysis Unit mo. Hindi ko maintindihan pati pangalan mo. Hindi ko, andog yun. Kamatis Analysis. Dinaig mo pa yung iskwakwa doon sa kanto. Oh, tingnan mo ha. Oh, say, ako yung blue, ikaw yung pula. Oh, ay, yan. Oh. Ano nakita mo sa pula? Straight line. Ano ibig sabihin yung straight line na yan? Ha? Oh, ano ba ang pagka, ano, dun sa straight line sa ospital? Naghihigalo na ang channel mo. Tapos gusto mo pansinin kita? Oh, ito, papansinin kita for the first time, ha? Oh, dito sa in-interview mo pa si Makagago, tawa ka pa ng tawa, wala namang, una nga in-introduce mo eh. Oh, hindi mo mabanggit. Oh, i-play nga natin yung video ni Makagago. Oh, oh, hanggang sa totoo nga, hindi nabanggit ni Makagago, di pahiya ka. Oh, di ba? Yan ang problema kasi sa'yo. Hihirit ka na lang, hindi mo man lang pinag-aralan na talagang hindi naman niya ako nabanggit kasi naputol yung video niya. Ina naman, no? Tanga-tanga naman. No? Gago! Oh, tapos gayon, tingnan mo ha, tingnan nyo yung logic yung dalawa ni Makagago, ha? O, oh, mga kababayan, susunugin natin uli ito si Makagago. Oh. Yun lang! Yun lang! Alam yun mo, lang! Alam mo yan, boss, kayo, what's the point of me na tirahin ko siya? Eh, hindi naman ako bayad to fuck with him. So, hindi daw siya bayad to fuck with him. Of course. I'm not fuckable. Hindi talaga ako papayag. Dito pa lang, sablay na siya. Sabi niya, hindi daw siya bayad para tirahin ako. Eh bakit nandun ako sa uluhan mo na parang tinuturo mo? Isinama mo pa kay Pangulong Duterte tsaka kay Kibuloy. Tapos nandun ako. Oh. Hindi mo ko tinira. Anong tawag mo doon? Tangina naman eh. Tanga-tanga naman eh. Sorry ah. Pasensya na. Pwede ba paki-delete na lang yung mura ko? Kasi minsan talagang kabubuhan sagad eh. Eto, hindi dapat to makagago. Dapat dito makabobo. Hindi daw niya ako tinitira, binayaran para tirahin ako. Pero nandun ako. Ano kaya yun? O, ituloy natin. Anong point? Una sa lahat, magsayang akong time. Kasi boss, tama. Kayo ganito yan eh. Oo. Tulad nung kay tulad ni Nico W. Yung isa naman, tama. May tama talaga. Umagree siya na hindi ako tinitira ni Makagago. Eh, ano yung turo-turo? Sino yun? Kaluluwa ko. Eh, picture ko yun eh. Ang pugi-pugi nun. Tas tinuro-turo mo pa ako. Tatlong demonyo pa tinawag mo. Tatlo ba yun o dalawa? Akala ko ba hindi ako yun? Hindi mo ko tinira. Anak ka ng wewe, oh. O, tuloy. Na uh-oh. Dati, madalas niya, well, hindi na siya sumagot kahit kaya na he's gone. Basta siya, na-flash na siya straight to hell. Ngayon, boss Kayo, sa totoo lang. Iba yung tinutukoy niyan doon, ha? Oh. Ako, kilala niyo na, o kilala ako ng viewers mo na, kilala mo ako. Sobra akong totoo. I am so true to myself. Okay. At sa mga tao na ngayon, ang gagawin ko is magsasabi pa rin ako ng totoo sa inyo. So anong punupunto niya dito? Nagpapasikat siya. It's all about him. Pero papatunayan ko sa'yo, this is not about you and this is not about me. This is about the Filipino people. Makagago, makinig ka ha. Oo, magpapakatotoo ka. Sinasabi mo, magpapakatotoo ka. Hindi ka magsisinungaling. Kasi kilala nyo ako, ganyan ka ng ganyan. Sandali, Makagago. Wala kaming pakialam sa'yo. Ha? Hindi ang punto namin, ikaw. Ano ang punto namin? Bayad ka. According sa'yo, bayad ka. At ang tanong, sino nagbayad sa'yo? At saan galing yung pera na yun? Hindi mo magets yung issue na yun eh. Tuloy natin. Hello? Hindi kita marinig, boss Kai. Hindi kita marinig. Hindi, wala kang mic. Hindi ka marinig, boss Kayo, ha? Tuloy na, tagal. At itutuloy ko. Okay. So ngayon, mga boss, ganito yan. Sige, tuloy mo. Si Rico David kasi,
ang nakakatawa sa kanya, tinitira niya si MG regarding sa sugal daw, di ba? Kaya siya nagpo-promote daw ako ng online casino and all that. Okay. Okay. Pero sa totoo lang, ayun niya yung sinasabi ko, before stating that, dapat intindihin mo na ikaw din, nagpo-promote ka rin ng online casino. Oh, diba? Si Nico David yan. So yan yung logic niya. Si Nico David daw, tinitira siya dahil sa online casino, pero si Nico David din daw, ibig sabihin, hipokrito si Nico David. Yun yung punto niya, yun yung logic niya. O, tuloy natin. Baga, nandun tayo sa part na aamin ka. Okay. Aminado ka dapat. Oh. Kasi kung maninilip ka rin lang ng tao, dapat yung sisilipin mo is dapat make sure na hindi mo ginagawa yun. Okay. Tulad itong banat B, mga boss. Okay. Napakadali lang naman eh. Una sa lahat, baradong-barado na siya. Saan? Ngayon pa lang, mga boss, ha? Saan nga? Ito, boss kayo, baka hindi ko narinig. Mm. Ang sabi ko is, eto si Nico David, di ba? Sinasabi niya na... Ulit-ulit, paulit-ulit! Ano ba to? Grade 1 ka ba? Paulit-ulit ka? O baka naman bobo yung kausap mo, kaya paulit-ulit ka? Hindi ako nagtatanong lang, ha? Bakit paulit-ulit? Paikot-ikot ka? Paikot-ikot? Naghahanap na lusot? O di kaya bobo lang yung kausap mo? O baka pareho kayong bobo? Ayun ang tanong. Ulitin mo na naman. Nagpo-promote daw ako ng online casino. Eh, ginawa niya din naman. So, wala na yun. Okay. So, ngayon, eto si Banat Bay. The same. Or Banat Bay ba? Or Banat Bay? Ewan ko sa putang inang yan. Banat na sa kanila yun. Tuwan-tuwa naman si Kayo. Eh, tuwan-tuwa naman siya. Ano nakakatawa dun? Anong banat yun? Walang argumento dun, Brad. Sintu-sintu ka? Asan ang argumento dun? Wala. Pagmumura lang yun, tuwan-tuwa ka na? Eh, no wonder. Makikita mo yung level ng utak ni Kaayo. Hey, isipin mo, boss Kaayo, ha? Nagsasabi siya na bayad ako. Sabi ko ba na hindi ako bayad? Oh, wala namang nagsasabing ganun. Bayad talaga ako. Oh, umamin siya. Bayad talaga ako. Bayad talaga ako. Inamin niya. Dito ba lang? Case closed na eh. Napaamin natin na bayad siya. Mantakin mo, inamin niyang bayad siya. And he is proud na bayad siya, ha? Tingnan nyo, ha? Proud siya na bayad siya. Ang bayad sa akin, hindi lang, syempre hindi na ako magsasabi ng numbers, but big numbers. Oh, big numbers. Ako ang highest paid. Oh, siya daw ang highest paid. Magkano yung highest paid? Nung isang araw na binanggit natin, hindi ko sinasabing ikaw ang yun ang natanggap mo, ha? Pero yung impormasyon na yun, eh yun ay binulong lang sa akin. Ayan ang tinatawag na hulog ka sa bitag. Hulog ka sa bitag ng banateros. Kasi hindi ka gumagamit ng brain eh. Gamit-gamit minsan ng brain. Yep. Oh. Now, sinabi mo naman yun eh. Pero, aminin niya din na siya din ang highest paid sa kanila. Highest paid daw ko sa kanila. Si Duterte magbabayad? Anak ng tucha. Eto'y papuputol kong ng malaki. Mapatunayan mong bayad ako ni Duterte ng malaking malaki. At kahit sino, walang aamin na bayad sila ni Duterte kasi wala. Alam nyo ba na pinakakurit? Pasensya na, Pangulong Duterte, ha? Alam ko naman totoo yun. Kasi hindi kailangan magbayad ni Pangulong Duterte ng supporter. Kasi organic si Pangulong Duterte. Kaya nga ngayon, wala na siyang pakinabang. Sinusuportahan pa rin siya ng mga vloggers, eh. Why? Think about this, ha? Bakit ang daming vloggers na sumusuport pa rin kay Pangulong Duterte even if wala na siyang pakinabang? Naging presidente na siya. Kasi very organic si Pangulong Duterte.
walang ano, walang hindi na kahit kailan kailangan magbayad niyan. Noel Villafores, maniwala ko kay Sahim mula noon. Eh, yung kampanya nga eh, hindi nga nagbayad dyan, walang bayad dyan. Walang wala. Ngayon, since nag-accuse ka, patunayan mo nga. Kung wala kang ebidensya, ililinya kita kay Ninyo, ililinya kita kay Bubong Lipunan. Gago! Yun ang totoo. Sama-sama kayo sa isang linya. Pag nag-akusa, puro walang ebidensya. Di ba ho? Wala. Tuloy. Oh. Easy lang yan. Tapos, yung amuyong niya na si Kaayo, naniwala naman. Ang tanga rin ano. Bobo talaga. Oh. Siyang high speed. Duterte. Sana totoo, no? Kasuhan mo na, hindi. Alam mo, ito mga ganitong tao. Waste of time. Oh. Pero ang sarap kasuhan eh. Kung may pera lang ako. Hindi, sarap kasuhan pag may pera lang ako. Pero wag na, mag-aksela ako ng abogado. Oh. Idagdag mo sa listahan to, J. Guevara. Ha? Ligdagdag mo. Oh, tuloy. Guys, kasi... Yung mga nagsasabing sayang ang oras ko dito... Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ko ito dinidiscuss. Huwag niyo pong sabihing sayang ang oras. Oh, mga banateros, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit hindi waste of time ito. Kasi ang mga tao hindi magets kung bakit natin binabanata ng mga ganitong vloggers. Eto, imagine niyo mga kaibigan. Imagine niyo ha, imagine niyo. Inamin niyang siya ang highest paid. Ang tanong, sino? Sino ang maninira sa mga Duterte at Kibuloy? Tanungin ko kayo. Ordinaryong Pilipino? Sino maninira kay Pastor Kibuloy at kay Pangulong Duterte? Tambay sa kanto? Ang maninira lang kay Pangulong Duterte, siyempre yung nasa gobyerno ngayon. Sinisiraan nila ang mga Duterte kasama si VP Sara Duterte dahil makakalaban nila yan. Rashid Jordan, salamat po. Makakalaban nila yan sa eleksyon. Ang tanong, mga kaibigan, kaya hindi ito waste of time. I'm not focusing on Makagago. Si Makagago, aminadong bobot gago. Hindi yan ang punto ko dito. This is not about who is greater, me or Makagago. No! This is about your money, your tax na binibigay sa mga vloggers. Mantakin nyo, pinaghirapan yung pagtrabauhan, pinaghirapan ng mga anak ninyo, tapos ibibigay sa vloggers? Hindi ba kayo mabibwisit doon? Yun ang pinaka-importanting issue dito. Tax ng taong bayan ang ibinibigay sa mga hindot na yan. Hindi ho pera nila. Sa tingin nyo gagastos ng magkano yan? Kada buwan? Hindi lang ho siya, ang dami nila. Since umami na to, ibig lang sabihin marami sila mga vloggers na binayaran. Kasi iisa ang tono nila eh. Siya ang highest paid nga lang. So paano yung iba? So binayaran yan. Ilang milyon yan? Tanungin ko kayo, ilang milyon yan? Sino nagsabi? Si Senator Aimee. 400 million. Saan kukunin yun? Sa bulsa ni... ano? Isipin nyo ha, kayong mga kapulisan, kayong mga kasundaluhan, makinig kayo na nanunood dito. Hindi kayo mabigyan ng pensyon at kailangan mag-contribute na kayo. Dahil wala daw pera ang taong bayan, wala daw pera ang gobyerno, pero ito mga vloggers na ganito, nakakatanggap? So mas mahalaga pa pala mga ganitong vloggers kesa sa inyong mga pulis at sundalo. Hindi ba tayo magagalit niyan? Doon ako naiinis eh. Hindi yung binabanatan ako. I don't even, you know.
I don't give a F. Ang punto dito, pera natin to, Brad. Hirap na hirap tayo magtrabaho tapos babawasan tayo ng tax. Isipin niyo na babawasan tayo ng tax ng lintik na gobyerno na to tapos ibibigay lang sa mga ganitong tao? Payag kayo nun? Kung payag kayo nun, ay ba eh, tiisin niyo ang mahal na bigas. You deserve it. Di ba? O, tuloy. Anong pakilang? Ay, isa lang naman mababanat niya sa akin eh. Bayad ka, bayad ka, bayad ka. So what, that's man? It. Bayad na talaga. Akong totoong bayad talaga. Proud pa siya. Proud pa siya. Tax na natin yan. Pera natin yan. Binabayad. Don't tell me sa bulsa nila galing yan. Sa bulsa ng politiko. Oh, kasi matakot ka kung gumagawa ka ng mga ganyan tas wala ka man lang konsolasyon. Wow! Wow! Matakot ka kung nagbablog daw tayo nang wala man lang konsolasyon. Wow! Pera-pera talaga. Mariel Soriano, pera-pera. Kita mo yung pinapahiwatig nito sa taong bayan, sa mga vloggers? Eh, hindi pwedeng walang pera-pera. Alam mo, simple lang, Brad. Galingan mo. Kikita ka sa YouTube. Galingan mo. Hindi mo kailangan magpabayad sa politiko na saan nila kinukuha yon. Sa tax ng taong bayan. Eh kung gagalingan mo lang sa YouTube, eh hindi magiging ganito yung engagement mo. Eh puta talaga, kung ganyan ang engagement mo, hayop yan. Magpapaba, talaga namang mag-aantay ka sa blessings. Kung ganyan ang engagement mo. Tingnan nga natin engagement ni Jay Guevara. Andali, titingnan ko lang ha. Sisilipin natin. Ito on the spot ha. On the spot to. Jay Guevara TV. Yari ka. Margie Sabian, salamat po. Randel Bunagano, bayaran ka ni boss. Ah, dali, dali, dali. Ano ba, may kanta-kanta ka pa? Oh, ito, ito. Labas natin si Jay Guevara. Oh, oh, di ba? Oh. At least to si Jay Guevara, pumalo man lang ng... Kakapasok lang nito sa politika. Oh. Kakapasok lang. Kahit pa paano, pumalo man lang ng 2.2 million yung last 30 days niya. Doon natin ba siyan? Kasi baka sabihin nila, eh kasi TBJ, TBJ yan eh. Kaya yung lifetime niya malaki. Oh, eh, oh, yan. Oh, oh, oh. Kaayo. Oh. Ha? Ayan yung nabubulok mong channel. Subscriber pala nito, 25,000 lang. Ang lakas ng loob mang magpapansin sa Banateros. O sige, bigyan kita ng pagkakataon. O ito, buti pa si Jay Guevara, umabot ng 270 subscriber eh. Oh, ay nako, tuloy. Imelda Calv, salamat po. Eh, tanga ka nun. Yun ang definition niya ng tanga. Ano yung definition niya ng tanga? Ito ang definition niya ng tanga, ha? Ah, pakinggan natin. Ito ang definition niya ng tanga. First, ako ang highest paid. Yep. Oh. Now, yep. Sinabi mo naman yun eh. Pero, aminin niya din na siya din ang highest paid sa kanila. Hmm. Oh. Easy lang yan, guys. Parang tanga. Naniwala ka agad. Talaga? Sabi. Wala namang ebidensyang pinakita. Kaya na lang to si Kaayo, ganyan ang vlog eh. Kaya ganyan ang channel mo, Brad eh. Ay, isa lang naman mababanat niya sa akin eh. Ah. Bayad ka, bayad ka, bayad ka. So what, that's man? It. Bayad na talaga. Akong totoong bayad talaga. Oh. Kasi...
matakot ka kung gumagawa ka ng mga ganyan, tas wala ka man lang konsolasyon. Eh, tanga ka nun. Matakot ka kung gumagawa ka ng ganito, yung blag-blag-blag, nang wala man lang konsolasyon. Ibig sabihin, hindi ka nagpapabayad sa politiko. Tanga ka nun. Yun ang definition niya ng tanga. Pag hindi ka nagpabayad sa mga politiko. Gago! Ganito ka-distorted ang thinking nito ni Makabobo. Can you even think about this? Ganito kakababaw na tao? BAG Skincare Essential, salamat po. Watching from Atlanta, I support you in the advocacy bandwidth. Salamat po ah, BEJD. Kasi alam mo, maiintindihan ko sana kung flip-topper ka lang. Babayaran ka para mag-away kayo. Okay yun. Bakit? Kasi sports yun sa rap industry, yung nag-aaway-away ko, no? Pero after nun, bati-bati rin naman. It's all about, ano lang yun? Part of the game, ika nga. Kasi kasama yun sa, ano, di ba, yung labanan ng flip-top-flip-topan. Okay yun. Pero, makagago, we're talking about our country here. Bayan ang pinag-uusapan natin dito. Gusto mo, sa sinasabi mo na lahat ng vloggers dapat maningil. Dapat maging wais ang mga vloggers at maningil. Hindi na lang isipin ang katotohanan. Are you fucking serious? Honestly? We're talking about our country. At ang gusto mo, huwag kami magpakatanga at magpabayad kami sa mga ginagawa namin pagsisilbi sa bayan, pag-i-expose ng mga katarantaduhan. Gusto mo magpabayad kami? Kasi yun ang wais. At yung katulad ng ginagawa ng Banateros at iba pang mga DDS vloggers, ang tawag mo dun katangahan kasi hindi naniningil? Are you even listening to yourself? Yan ang gusto mong ipalamon sa anak mo? Yung pera ng taong bayan? Yung pera na ninakaw ng mga politiko sa mamamayang Pilipino, yan ang ipapakain mo sa anak mo? And you are proud of that? What kind of father you are? Napapa-English na ako. Mom and son, salamat. Jessie Lynn Pulintan, salamat. Hindi, isipin mo yun. Ako, hindi ko kaya yun. Magpapakain ako ng nakaw ng mga politiko? Papakainin ko yung anak ko? Buti na lang wala akong anak. O kunwari, mga sugar baby, ganun. Kunwari lang, wala akong ganun. Hindi, kayo mga kababayan. Kaya nyo hubang ipakain sa mga anak ninyo ang nakaw ng mga politiko? Babayaran kayo para siraan ng isang napakabuting tao? Sana nga, alam mo, pwede pa ako sanang umagree sa'yo eh. Kunwari, bayaran ka... Kunwari lang ah, para siraan si Trillanes eh. Bakit? Kasi sira-sira na yun eh. Joke lang. Pero ang sinisiraan mo ay isang taong mabuti na 6 na taon na nagsilbi sa bayan na ang laki ng mga contribution na ginawa niya sa bayan natin. Proud ka pa? Proud ka pa ha? Kakahiya ka? Mahiya ka naman sa anak mo. Di ba? O kaya sobrang bait mo, sobrang totoo mo sa sarili mo tulad ni Boss Cayo. Kasi si Boss Cayo, legit, minamanipula ko yan. Sabi ko, Boss Cayo, baka gusto mo. O, real to. Hinindian ako ni Boss Cayo. Di sinuplak mo rin yung sarili mong argumento. Kung sinasabi mong hindi nagpapabayad si Boss Cayo, paano yung mga DDS vloggers? Sinuplak mo rin yung sarili mong argumento. Ay, tanga talaga. Bobo na. Makagago na. Bobo pa. Yanny B, maraming salamat. Ito po aking contribution for your hard work. Kayan! Alam nyo kasi, ang hirap kasi sa inyong mga, ano, mga ganyan. Ikaw, makagago, bayaran. Inamin mo, ha?
Ang problema kasi sa iyo, umaasa ka sa bayad ng politiko na yung mga politiko naman, ninakaw lang nila yung pera na yun. Yun ang totoo. Umaasa ka dun. Ayaw mo mag... Ibig sabihin, parang sa ano to, sa diskarte sa buhay, Dragon Lady, salamat po. Marami kasing mga tao, ang focus nasa pera eh. Ang focus yung love of money. Kaya sila pumapasok sa mga scam-scam. Diba? Bakit to? Wala silang pakialam kahit namang scam sila ng kapwa nila, kahit yung pinagpagura ng kapwa nila ay scam nila. Ang tingin nila sa sarili nila nun, wais. Anong pinagkaiba mo sa scammer? Na ganun ang pananaw sa buhay. Wala akong pakialam. Basta importante sa akin, makamkam ko ang pera nila. Parang ganun din na sinasabi mo eh. Na ang sinasabi mo, wala kang pakialam kahit saan pagaling yung pera ng politiko na yan. Basta ako, matalino ako. Hindi ako babanat ng walang bayad. Ano pinagkaiba mo sa scammer? Sabaga, yung kausap mo. Ay, wala akong sinabing scammer yung kausap niya. Diba? Alam mo, kung gusto mo magkapera, magtiyaga ka sa buhay. Yung malinis, yung maayos, mag-vlog ka. Pag may nanood sa'yo, kikita ka naman, may viewers ka. Eh, ang problema, ang pangit mo mag-vlog. Wala kang utak. Paano mag... Siyempre, importante sa YouTube yung retention eh. Paano tatapusin yung video mo? Eh, walang kang ginawa kung hindi magmura. Oh, walang sense yung video mo, walang logic. Sino ang kapang maakit mo? Ay, yung mga geologs na katulad mo. Hindi, yung mga tambay. Oh, kamusta kayo mga tambay na bilib dito kay Makabobo? Oh, sama-sama kayo. Subukan mo kanyang gandaan yung vlog mo. Ang manunod sa'yo, mga taga-ibang bansa. Oh, pag taga-ibang bansa ang manunod sa'yo, kikita ka. Balita ko nga si Jay Guevara, mayaman daw na yun eh. Itong Jay, itong darating na... Uy, bayaran na pala ng YouTube. Ah, Jerry Coconut 13, salamat po. Diba? Oh. Real talk yan. Oh. Ayaw niya. Ayaw niya magpabayad. Hindi, wala siyang pakialam sa ganyan. Oh. Ako, hindi. Ako, nagpapabayad talaga ako. Why? Di ba? Andito na ako sa sitwasyon ko na why not, man? Alam mo, why not, minsan man? Lang to. This happens. Pakul. Pakul ka, brad, no? Pakul. Why not, man? Ang hilig pa nito yung naglalabas ng pera, di ba? Boss Randall, sina-challenge ata tayo ni Makagago. Ano, Boss Randall? Happens once in a lifetime. It's not gonna happen anymore. Eto na yon. Sabi niya, humingi daw ako ng ano, let's say, ano? Ano yung sinabi niya regarding dun sa boss ko, nagpaano daw ako, nagpaisang tabi, di ba? Humingi daw ako ng sino ng sampi. Sino yung boss na yun? Totoo yun! Siyempre, tanga ba siya? Eh, siyempre, yung boss ko, hindi ko na lang itutuloy, but, clear. Hindi naman ako nagbibiro, hindi, alam nga. So, ano mga kababayan? Bingo na naman tayo? Bingo na naman tayo. Inamin niya na bayaran siya. Inamin din niya na nagpasintabi siya dun sa isang boss niya na against kay Marcos. Di ba sinabi ko yan? Na nagpaalam siya dun sa boss niyang anti-Marcos kasi pro Duterte na anti-Marcos kasi babanatan niya si Duterte. Di ba sinabi ko yan? Ano sabi niya? Oo, totoo! Sabi ko siya, hindi ako, alam nyo, hindi ako magsasabi sa inyo ng kasinungalingan. Sasabihin ko sa inyo, ang dami nating alam.
sa mga hindot na to. Larissa Magudayaw, salamat po. So nagtotoo na nagpasintabi siya dun sa boss niya. Tinuro niya pa. Oh, sino 'yon? Oh, bahala na kayo. Yun, Hensley, salamat po ha. Oh. Alam nga naman na magsinungaling ako sa sarili ko. Why? Tulad niyan, sinasabi ko, nagpo-promote ako ng online school. Anong gagawin ko, man? That's the reality of things. Alam nga sabi ko, hindi. Come on, man. Ano ba yan? Bakit tumatawa si Kayo? Ano nakakatuwa dun? Diego Latigo, Bright, yung mga moderator natin, Randall, ano nakakatuwa dun sa sinasabi niya? Tuwan-tuwa pa yun si Kayo, no? Yanni B, salamat po. Classic example yan sa taong ayaw magbanat ng buto. Yan, kasuka. Yan. Insulto yan sa mga OFW. Bilis kilos, DDS, salamat po ha. Oh. Come on! Ah, sabi ni Jay Guevara TV, wala, para lang pag-support. Hindi ko nga alam eh, wala siyang, ano yung tinatawanan niya eh, di ba? Nakakabubo. Alam mo, yan din yung ano, reaction ko nung una ko napanood to. Sabi ko, ganito na ba ang henerasyon natin ngayon? Ganito na ba ang mga influencer ngayon? Tapos sabi niya, Boss Kayo, wala kang alam sa politika. Halapa na tong putang inan to, Boss Kayo, wala siyang alam sa akin. Oh. Nakalimutan niya, mas nauna pa akong tumira sa politika kesa sa kanya. Nakalimutan niya yon. I was 17 back then. Do your freaking research, you stupido. Kasi tinitira ko si Noynoy Aquino at muntik na makuha yung passport ko. Ako yung pinakaunang vlogger. Kinuwento mo nga pala. Ako yung pinakaunang vlogger na nagkanda leche-leche dahil sa political vlog. Ako yun. Oo. Yun sa passport. Dito, nilaglag na naman niya sarili niya. Sinasabi niya na pag ikaw ang pinakamatagal sa political vlogger, ikaw na ang pinakamagaling. Ibig sabihin, may alam ka. Ah, sorry to say. Ah, hindi ho porket ikaw ang pinakamatagal o mas nauna ka sa akin, eh mas matalino ka na. It doesn't follow. Okay? It doesn't follow na kung matagal ka na, eh sa totoo lang, maraming mas matagal sa akin na nagpupolitika na. Di ba? Yung Talano Gold na kinain na ng lupa, mas nauna nag-vlog sa akin yun. Hindi ibig sabihin, mas may alam yun. Yung girlfriend ni Jay Guevara, na si Cass Janet, mas matagal sa akin yun. But it doesn't mean na mas may alam ka. Dito pa lang, napapaghalataan na yung level ng utak mo. Hindi porket mas matagal. Wala nga yan sa pangalan, wala yan sa diploma, wala yan sa kung attorney ka. Ang daming attorney dyan, bobo eh. Oh. Eh, yung barkada nito ni Kayo, di ba? Oh. Ang dami-dami ho dyan. Walang kwenta even if mas nauna na. It doesn't follow na mas matalino kapag nauna ka sa politika. Pero, may na-discover tayo dito. Dati daw, kinontra niya si Pinoy, muntik na nagka-leche-leche yung passport niya or something like that. Now, I know kung bakit sip-sip ka sa nakaupong administrasyon ngayon. I know. Kasi alam mong gigipiting ka ng administrasyon pag kinontra mo. Ibig sabihin, wala ka talagang bayag. Yun ang totoo. Wala kang yag balls. Bilis kilo, sabi nito. Si Sangkay nga, 1 million subscriber. Nag-live, 150. Gago! Grabe naman. Hindi, di ba? Oh, ganun lang kasimple. Ibig sabihin, nadala na siya dati sa pagiging oposisyon. Kaya ngayon,
Anong ginagawa niya? Todo na siya sip-sip sa administrasyon. Nabakla ka, Brad. Yun ang totoo. Yun ang napatunayan mo sa sinasabi mong matagal ka nang nasa politika. Eh, wala ka pala talagang pagmamahal sa bayan. Wala, ikaw talaga. Ikaw ng pinakamataas. Nilagpasan mo na si Cass Janet. Report mo nga, oo. Ako talaga yon. Oh. Oh. Ano na? Oh. Diba? Sunog ulit. Sabi niya pa. Sunog daw uli, sabi ni Kaayo. So nag-a-agree si Kaayo na pag mas matagal ka, mas may alam ka. Gali. Attorney Libayan, ganito ba yung mga supporter mo? Yung mga amuyong mo? No wonder kaya kayo ganyan eh. Diba? Hahanap ako ng something sa'yo, hindi kita titigilan. It's okay. Wala ka naman, wala naman na akong hindi sinasabi na hindi alam ng tao eh. Alam ng tao, oh. Everybody knows me. At saka isa pa, Boss Kayo. Everybody knows you? Wow! Everybody knows you. Eh kung hindi nga kita binanggit dito, hindi ka nga kilala nung iba eh. Antindi ng taas ng pagtingin mo sa sarili mo? Ha? Hindi kaya ikaw ang appointed? Eh, hindi kaya siya yung appointed? Jerry Sumage, salamat po ha. Ang lupit! Sa expressway, kita mo yung bahay ko. Eh, putang ina. Sa expressway daw, kita ko yung bahay niya. Ibang level ka. Paano ko makikita? Hindi ko alam kung saan ka nakatira. Makapagmalaki ka, akala mo naman sikat na sikat ka. Ah, nandali nga ho! Meron ba ditong may alam na kung saan nakatira to si Makagago? Pakipost nga dyan. Hindi ha, kasi pinagmamalaki niya alam daw ng tao kung saan siya nakatira. Oh, sige nga, saan ba siya nakatira? Eksakto, anong address niya? O sabi ni Diego Latigo, baka sa mental. O Jing Corpus, o ogag talaga na yan. O, pagdagdag sa paggawa ng cup. Sino? Taga San Pablo rin yan. O paano napunta sa expressway? Grabe. Ito yung matinding level to. Ako mas may karapatang magyabang sa iyo si Kibuloy. Si Kibuloy, alam ng lahat kung saan nakatira. Alam ng lahat kung asan yung kingdom niya. Ikaw, Xlex, saan diyan ang haba-haba ng Xlex para kang yung isang mocha girls na asa ka na nasa EDSA. Call time natin ganito. Sir, malapit na nasa EDSA. Ang nang nasa EDSA ang haba-haba ng EDSA. Diba? Oh, ikaw, asa ng ano mo, bahay mo? Nasa Xlex. Nagago tayo nito. Oh, sino may alam? Oh, sa 3,000 nanonood dito, sino po ba may alam ng eksaktong bahay ni Makagago? Sabi niya, alam daw niyo eh. Oh, tuloy. Hindi ako nagtatago siya. Nobody knows kung nasan siya. Nobody knows kung nasan daw ako. Paano napunta dito sa usapan? Sige nga o, tanong ko kayo. Saan ako lagi? Ang makahula, merong ano, may halik kay Jay Guevara. Saan ako nyo mapupuntahan lagi? Oh, sige nga. Kung gusto niyo ako makita. Oh, sabi ni iba, Japan. Kung hindi sa Japan, sa BGC. Eh, alam mo, may paggagago pala talaga to, eh, no? Eh, ako nga, pinopost ko kung saan ako nagkakape. Di ba? Pinopost ko kung, alam mo, yung iba nga, inaabangan na nga ako dun minsan, eh. Di ba?
Yung iba pa talagang pumupunta doon kasi alam nila na doon lagi ako nagkakape. Oh, meron pa nga tayong kababa. Hindi ko, eto, hindi ko po ito niyayabang, ha? Jerry Sumangi, maraming salamat po. Ito yung sinasabi ko lang para sunugin yung sinasabi niya. Eh, yun yung mga taga-Japan, eh. Pinuntahan pa tayo sa Hokkaido, eh. Galing pan Tokyo yun, eh. Kasi alam niya kung nasan ako. Sino sa atin dalawa nagtatago? Eh, diba? Ah. Bawat post ko sa Japan, alam niyo kung asan ako, eh. Nandun ako sa ilalim ni Godzilla, eh. Tama, mali. Oh, naka-announce pa kung asan ako palagi. Tama, mali. May schedule pa kung laging asan ako. Ikaw, ano, nag-post ka na ba kung asan ka? Oh, nag-post ka ba? Oh, eto, nandito ako. Wala. Lagi mo lang sinasabi, Eslex o San Pablo. Ay, naku, sunog ka talaga. Kaman, mas takot ka sa akin, eh. Tapos sasabi, takot ako sa kanya. For what? For what? Ba't ako matakot sa akin? Tapos sabi niya, hindi, pinopromote ko sa iba. Siyempre, kasi hindi sapat ang bayad para sa akin ilagay sa YouTube. Bingo na naman tayo! Diba? In-explain ko sa inyo, hindi niya nilalagay sa YouTube. Inilagay niya sa TikTok na different account yung politics niya. Bakit? Sabi ko, ano hula ko? Malamang sa malamang, iba ang presyo mo pag sa YouTube mo nilagay. Kaya nilagay mo lang doon sa konting subscriber mo sa TikTok mo. Kaya alam mo, marami nang nagsasabi sa akin na bumabanat daw to sa politika. So pinuntahan ko yung YouTube niya dati pa. Wala akong nakita. Yung pala, nakatago sa ibang account, sa TikTok niya, na kokonti lang. Bernie Sigre, salamat po. Sa madaling salita, pinipresyuhan niya pala talaga yung banat niya. So kung malaki ang presyo, ilalagay niya sa YouTube. Sa kanya nang galing yan, ha? Hindi ho sa akin. Yan yung hula ko na nagbingo tayo. So pag maliit lang ang bayad, depende sa bayad. Pag ito bayad, dito lang ikaw sa TikTok. Pag ganito bayad, dito ka sa TikTok, Facebook, at saka YouTube. At proud pa siya niyan. Gago! O, proud pa siya niyan. O, ulitin natin ang sinabi niya. Pinaulit ito isa, eh. O, baka sabihin hindi totoo yung sinabi ko. O, ito. O. Sway, kita mo yung bahay ko. Eh, putang ina, hindi ako nagtatago. Siya, nobody knows kung nasan siya. Nobody knows. Nasan? Bakit siya tumawa? Ano nakakatawa dun? Si Akata ba yun? Feeling ko si Akata yun, eh. Ganyan ang tornilyo nun, eh. Tumawa kasi hindi daw alam kung asan ako. Malala na ito, mga ito. Malala na, malala na. Kaman, mas takot ka sa akin, eh. Tapos sasabi, takot ako sa kanya. For what? For what? Ba't ako matakot sa akin? Tapos sabi niya, hindi, pinopromote ko sa iba. Siyempre, kasi hindi sapat ang bayad para sa akin ilagay sa YouTube. Oh, pinopromote ko sa iba. Sa TikTok kasi yun, eh. Tingnan ninyo, i-double check nyo. Sa TikTok niya nilalagay yung mababang subscriber o followers, doon niya nilalagay yung politika. Sa Facebook, sa YouTube, ang nilalagay niya doon, yung mga dish niya doon sa mga influencer. So, ibig sabihin, pera-pera. Pera-pera. Pera. Pera, pera. Diba? Ah, oh, tama! Diba sinabi mo na nga rin yan? TikTok naman, eh. Kaya doon ako sa TikTok. Tapos sa Facebook na hindi sa akin na account. Inamin din niya. Troll din siya. Doon din sa Facebook nilalagay yung hindi kanyang account. Ang bobo nito. Bobo.
sagad sa kabubuhan nito, mga kababayan. Wala. Inamin niya na bayaran siya. Inamin niya na talagang may presyo siya. Inamin niya na nagtatotrol pa siya. Ay, nako, wala ka. Kawawa kang tao ka. Yeah, man, simple as that. Hindi, bakit? Bas kayo, wala naman akong itatago talaga eh. There's no point, man. Alam mo na lahat yun, sabi ko, ano point mo? We need to be real. Ito, wala namang ibang, I mean, siya yung takot sa sarili niyang multo. Siya yung tunay na takot. Takot saan? Na umamin ng hindi. Takot saan? Uh-oh. Kasi nagtatago siya. Nagtatago daw ako. Ay nako. Kung gusto nyo nga ako makita, nag-i-invite pa nga ako. Tanga talaga nito. Di ba nag-i-invita pa ako sa show ng Mocha Girls? Sasabihin mo, nagtatago ako? Naka-announce yung show ng Mocha Girls na lagi akong nandun. May picture pa ako. May video pa ako. Pati pagkain namin, binibidyo ko. Ang tanga talaga. Sagad sa buto. Sagad sa buto talaga. Ako, it's still me. It's still walang me. Nagbago. Nagmamalengke pa rin ako. Same. Wala. Walang nagbago. Hinahatid ko anak ko sa school siya. Ba kaya mo ba hatid anak mo sa school? Eh, wala nga akong anak! Hindi, wala siyang anak. No, oh, pahiya ka ngayon. Bubo! Wah, bubo talaga! Alatang hindi nagre-research eh. Wala nga akong jowa eh. Eh, tanong nyo na lang si Coach Oli o si Boss Dada. Baka sila, ewan. No comment. Brad! Baog ako, Brad! Baog talaga. Hindi! Kaya wala akong anak kasi wala akong ex-life. Yun ang totoo. Paano ako magkakaanak? Wala nga akong ex-life eh. Yun ang totoo doon. Alam mo ba na virgin pa ako? Paano magkakaanak? Proud pa siya na anak niya tapos pinapakain niya sa masamang ginagawa. Correct! Sabi ni ML Almari, kawawa naman ang anak niya. Ay, yan din ang nararamdaman ko. Kasi yan ang values na ibibigay mo sa anak mo, man lamang ng kapwa. Yan ang values. Anong klaseng tatay ka? Alam mo, okay lang sirain mo yung sarili mo. Pero yung sirain mo ang buhay ng anak mo, gusto mo yung anak mo maging wais? Mangwais ng kapwa? Tandaan mo, hindi yung pera na ibinibigay na binabayad sa iyo ng mga politiko, hindi naman sa kanila galing yan eh. Dahil ang baba ng sahod ng politiko. Pero paan? Isipin nyo ha. Malaki na sa bayad ng politiko ang 200. Malaki na uyan. Presidente nga, 200 less eh. I think something like that. Malaki na yun, 200. Tapos pasasahuran kayo ng magkano? So, saan galing yun? Hindi. Think about it. Kanino galing? Kay Juan de la Cruz na naghihirap, walang pambili ng bigas, kinakaltasan ng gobyerno ng tax sa kanyang trabaho, yung mga minimum wage earner. Wag na lang kami. Wag na lang yung mga YouTuber. Yun na lang yung mga mamamayan natin na nagbabayad ng tax sa gobyerno na matik na, kaltas kagad sa kanila. Doon kinukuha
ng mga politikong nagbabayad sa'yo. Proud ka dun? Nagugutom ang mamamayang Pilipino? Walang pambili ng bigas dahil bago pa dumating yung sahod sa kanila, kinaltas na ng gobyernon to? Proud ka pa dun? Tapos gusto mo, tularan ka ng anak mo? Anong klase kang tatay? Yung totoo, anong klase kang tatay? Hindi ka ba ho nahihiya sa anak mo? Huwag ka mahiya sa akin. Hindi tayo magkaano-ano. Huwag ka mahiya din sa kausap mo. Sinto-sinto yung kausap mo. Tawa ng tawa. Mahiya ka sa anak mo. Heli Gubatan, salamat po. Hindi ba? Yan ang isang bagay na hindi ko kayang na nanggagaling yung pera na ipapakain mo. Buti nga wala akong anak eh. O, sabi ng iba, gagong tatay yan. Eh, pangalan pa lang. Hindi, kaya nga, alam nyo, lagi ko nga sinasabi sa inyo, kaya ko pinapasalamatan yung nagpapakulay dito kasi galing sa inyo yan. Diyan kami sumasahod sa panunood ninyo, sa inyo. At least, wala akong utang na loob at hindi nyo yan ninakaw. Galing yan sa trabaho nyo, hindi naman kayo government official. Diba? Wala naman nagbibigay ng 1,000,000 na pakulay dito. O kahit nga 100,000. Galing yan sa sahod nyo, sariling pagod ninyo. Lalong-lalo na yung mga OFW nating kababayan na nagbibigay dito. Diba? At hindi naman natin hiningi yan, kusang loob nyo yan. At the same time, kumikita tayo sa views. O, kasi yung retention natin, mahaba ang tao. Nanunood ng gandulo. Eh, yung retention sa'yo. Wala siyang alam. Hindi ko alam. Si Boss Kayo, hindi ko alam because hindi ko nga rin alam saan siya nakatira. Eh, ako, everybody knows where, kung saan nila ako makita. What the fuck? Grabe naman yung anon to. Ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Everybody knows where I live. Wow! Wow! Talagang antas ng tingin mo sa sarili mo, no? Everybody knows where you live. Sino ka si Pastor Kibuloy? O baka naman si Pangulong Duterte ka? Kasi si Pangulong Duterte, talaga namang iconic yung kanyang bahay. Talagang pinagpipicture ng lahat ng tao yun. Napakadaming gwardiya bago ka makapasok. Oh! Ikaw yun? Diyan pa lang, sinungaling na eh. Alam ng lahat na saan ka nakatira. Ni isa nga dito, wala makapagsabi kung saan ka nakatira. Ano ba ang argumento niyan? Sabi nitong isa, ang argumento niya, bayaran siya. And proud siya. Yun ang argumento niya. So, dun daw ako nasunog. Kasi, ano daw ang binabanat ko sa kanya? Bayaran siya. Una-una, wala akong direct na sinabing bayaran siya. Tinanong ko siya. Sabi ko, ikaw ba yung mga isa sa mga nakinabang doon sa nagbalita sa akin last year? Kung ikaw ba yun? Eh, umamin. Huli. Di ba? Umamin eh. Oh, ito. Kasama to sa ano mo eh. Kasama to sa linya mo eh. Oo. Oh. Balot mo yan. Kasama sa linya mo yan. Rekta yata yan, rekta. Yes, isa pa, Boss Kayo. Sa mga, ang dami kong natatanggap na... Sabi ni Manny Franny, bias ka lang, banat bay. Ikaw rin naman, malinis ka ba? Kulang sa paligo. Hindi mo sinabi malinis ako. Hindi, alam mo, ito ha, diretsyon tayo, hindi ako malinis na tao, yung malinis na tao. Marami din akong kasalanan sa buhay ko, minsan palamura nga ako eh, di ba? O minsan nagsusungit din ako. Pero ang isang bagay na sigurado ko, hindi ko kayang ibenta ang prinsipyo ko. At never kong ibebenta ang pagbablog ko para lang bumanat sa mga maayos na tao. Yun ang isang sigurado ko. Ito na lang eh. Common sense, ha? Common sense. Kung mukha akong pera, common sense.
kung mukha akong pera, bakit hindi ako nag-Marcos? Siguradong nandun ang views. Daming views yun, 31 million kayo eh. Di ba? Kung mukha akong pera, ba't di na lang ako pumanig dyan sa inyo? O di ba? May patunay pa si Jay Guevara dyan na talaga nga namang recruited dyan, grabe. Andi dito ko, hirap na hirap kami. Hirap na hirap kami. Natalo pa kandidato namin, nagbago ba kami? Eh, yung mga vlogger nga na Iskonyan, nandun na. Napunta na kay ano. Sumipsip na, bakit? Kasi may views. Sumipsip na kasi merong bas-bas. Kami, ano, talo na hanggang kaduluduluhan, wala kami pakialam. Pinanindigan namin kung ano yung sinabi namin nung una, ano, budol kayo. Mga tanso kayo, hanggang kaduluduluhan, tanso pa rin ang tawag namin sa inyo. Oh, tinan mo ha, ito mga masasabi ko sa mga tunay na tao, Jimmy Bondoc. Duterte yan. Dire-diretso yan, isku yan. Oh, ngayon, ano, Duterte pa rin siya. Kumanta sa SMN, ano sinabi? Kayo kasi, nagpabudol kayo. Walang ano, walang patago-tago. Di ba yan din na sinasabi ko? Nabudol kasi kayo eh. Nagpabudol kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag nyo akong pagsasalitain dyan sa rally ng SMN. Maniwala kayo. Wag! Actually, tinanong na sa akin yan eh. Tinanong na sa akin nung taga-SMN. Sabi ko, ma'am, wag na. Parang awa nyo na, wag na. Baka mamaya matanong ko talaga dito eh. Bakit kasi kayo nagpabudol? Ganun talaga ako eh. Dahil kayo nagpabudol, lintik ang nangyari sa bayan natin. Hindi, kaya lang. Wag na, banat ba? Easy, kalma, kalma. Totoo naman eh. Hindi ho kami umalis. Kayo ang naglipatan dito. Diba? Ah. Oh, lahat ng mga nabudol dito, lumipat na dito. Yung mga na-realize sila, ay oo nga, nabudol ako. Tama pala si Banat Bay. By the way, yung mga nabudol, I welcome you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Dito totoo naman. Pero kami, hindi kami nagpa... Kung pera-pera lang kami, mantakin mo yung ganitong bunganga ko? Malaking pakinabang doon sa mga Marcos loyalists, ha? Sisigurado, eto ha, ano sabi niya dito? Mas mataas daw ang bayad ko. Tama, mali. Diba? Sabi niya, ha, mas mataas daw ang bayad ko kaysa sa kanya. Sinabi niya yon. Eh, kung mukha pala akong pera, eh bay, dyan-dyan na lang ako sa kampo mo. At ako ang highest paid, hindi ikaw. Hindi sa akin ang galing yun. Sa'yo nang galing yun. Sa'yo nang galing yun. Na mas mataas pa, sabi mo sa akin, ha? Sabin, mas mataas pa ako sa'yo. Ang bayad sa akin. Eh putay, kawawa ka pala kung napunta ako dyan sa'yo. Baka patanggal pa kita. Baka ang kondisyon ko, gusto nyo akong kunin. O ito, presyo ko. Tanggalin nyo din si makagago. Kung mukha lang akong pera, eh 100 nga lang bayad ko kay Jay Guevara eh. Pag nakahanap, nakarecruit siya ng lilipat eh. Si Sirisoy na naman nila yan eh, no? Ataloy! It's okay. Sanay ako dyan. Vincent, maraming salamat. Amelia, salamat po. Ano mo naman kayo? Bu, isa pa yon. This is my life. Alam ko na to, Boss Kayo. From the beginning of my sarili ko. If, sabi ko sa'yo, if I die tomorrow, okay lang yon. Wala akong magagawa kasi choice ko to. I've chosen this life.
hindi naman ako pinilit ng tao, di ba? Even yung nagbabayad sa akin, hindi niya ako pinilit. Na proud na proud. Proud na bayaran ito. Ay, nako. Ito nga, i-type nyo lang kung sino sa tingin nyo nagbabayad sa kanya. Sige nga, ako nagtatanong lang ako sa inyo, ha. Sino kaya ang nagbabayad sa kanya? Sino kaya ang may pinakapakinabang sa pagbanat sa mga Duterte? Sabi nito, wait, ba't ka nag-iiyak? E bumabanat ka nga nang walang pakundangan tapos iiyak ka kapag nabalikan ka. O, tamba, 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 tamba. O, sabi nung mga viewers natin, si Tambaluslos daw. Alam mo, Tambaluslos, panoorin mo itong bata mo. Nilalaglag ka. Gusto mo ganito ang bata mo? Sasabihin na bayaran siya ninyo? Hindi, hindi ko sinabi si Tamba. Ito lang mga nagsasabi dito, si Tamba. Pero isipin mo, ikaw Tamba, kung ito ikaw ang, kung ikaw ang nagbabayad dito, mag-isip-isip ka. Mantakin mo ilaglag kayo. Hindi lang niya nilaglag yung sarili niya, ha? Nilaglag niya pa pati lahat ng kasamahan ninyo na bumabanat kay Pangulong Duterte at bumabanat kay VP Sara Duterte at bumabanat kay Kibuloy. Ibig sabihin, oh, Ralph Joseph Bihag, salamat po. Ibig palang sabihin talaga, there is an effort to discredit the Dutertes. Gets nyo? There is money going around para lang siraan ng mga Duterte. Yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte sa Senado, ba't hindi nyo i-hearing to? Diba? Paaminin ninyo. Since mahilig naman kayo sa in aid of legislation. Bakit hindi nyo i-hearing to at alamin ninyo? Kasi, this is, ano ah? This is very, very cyber ano ito. Crime itong gagawin niya, yung pagbanat niya ng tinawag niyang rapist, tinawag nilang kung ano-ano si Kibuloy, pati si Pangulong Duterte, kung ano-anong slander na tinawag nila. Tapos sasabihin niya, binayaran lang siya. So someone is paying. And who is that someone? Diba? Naku po. Binigyan niya ako ng choice. Binigyan daw siya ng choice. Siyempre tinanggap ko. Siyempre tinanggap ko. Proud. Kasi I have a lot, I want to have a lot in life. Kung ngayon, sa mura kong edad, ang 32 pa lang, 32 ako ngayon. Oh, I have a lot. Ngayon, if I die young, sa edad ko na to, it's okay. It's kasi okay. Nakuha ko na yung buhay na gusto ko na yung ibang tao, in 100 years pa nila makukuha. Okay. Mukha talagang pera. Di ba? Pera-pera talaga. Eh, ito ang mga tinatawag nating materialistic na tao. Love of money. Alam mo, ito, makabobo, ay makagago. Seryosong matter na ito. Ah. Maraming, hindi lang sa bayan natin, maging sa ibang bansa, mga milyonaryo na malayo sa'yo, wala ka sa kalingkingan, mga milyonaryo, mga sikat. Dumating yung panahon bago sila ho matigok. Isa lang ang sinabi nila. Lahat ng effort nila wala. Lahat ng kanilang pagsusumikap sa buhay, baliwala. Marami niyan. Yung iba nga sikat na sikat pa eh. Ano ginawa? Bakit?
life is not all about money. If you think life is all about money, you're wrong. If you think life is all about material things, you're wrong. Don't ever forget, you came from dust and you will go back to dust. Gusto mo maalala ng mga anak mo, mga mahal mo sa buhay, ay, ito si Makagago, tangin na bayaran to, inamin niya. Nilust yung pera ng mga politiko, pinakinabangan niya. Yan ang gusto mong iwang legacy sa buhay mo. Ito, walang biro ito. Think about what you're saying. Darating kasi yung panahon, magkakasakit ka. Darating yung panahon, lalapit ka na sa totoong buhay. Diba? Yung the problem kasi with people, ito, seryosong bagay na to. The problem with people, they thought the ending in life is here on earth. Huwag niyong kakalimutan, this is just 70 years of your life, 80 years of your life, 90 years of your life, or even 100 years of your life. But after your life here, there is eternal life. Alam mo ibig sabihin ng eternal life? Panghabang buhay. So, ibig lamang pong sabihin nun, may iba pang saysay ang buhay more than what you are going to get here on earth. I will not be spiritual sa'yo. Simpleng-simple lang. Darating ang panahon na pagsisisihan mo, na akala mo, masaya ka sa mga ma-achieve mo sa buhay sa mundo na to. Kaya nga, true happiness, yan ang pangako ng money. Yan ang lies ng money. Kasinungalingan ng pera. Na pag may pera ka, masaya ka. Brad, matuto ka sa mga taong milyonaryo at sinabi nilang, wala din pala. Lahat ng pera, wala din pala. Darating ang point. Alam mo, ito, Google mo na lang. Ano ang mga huling words nung founder ng Apple bago siya mamatay? Ang dami pa dyan. Hindi lang ho yan. Even the richest person recorded on earth, si Solomon. Anong sinabi niya? About money. Think about it. Kasi kung yan ang meron ka na ugali, kawawa anak mo. Example, iyon yung mentality ko. So, kumbaga... Mila Grosswood, maraming salamat. Thank you very much. Palakpakan. Di ba? Pwede ka namang kumita true ganyan eh. Na hindi mo pinepwersa. Hindi ko nga kilala si Milagros Wood. Hindi ko nga sinabi yan, "Oy, Milagros Wood, magbigay ka ng 50 dolyar." Malamang mamatahin niya. Ayun, si Steve Jobs. Tama, si Steve Jobs. Malamang mamatahin lang niya yan si yung 50 na dolyar. Pero, alam mo, tuloy-tuloy ka lang. Kasi may ipo naman yan. Tama, mali, Randel. Siyempre, boss Kayo, sa bawat action mo, there will always a reaction. Normal yun, that's life. Alam ko na yan. From the start na tumitira ako ng politiko, I know. Siyempre, umaksyon ako, siyempre may reaction. Pabalik, siyempre naman. Boomerang to eh. Diba, masakit. But anong gagawin ko sa takot ni? Actually, sinasabi niya, ako takot. God damn, sobrang dami ko na napatunayan sa social media, sa sarili ko. Ano? Anong napatunayan mo? Nagago ka? Yun ang napatunayan mo? Lorna, Mauricio, maraming salamat. Anong napatunayan mo? Wala! Isa lang ang napatunayan mo. Bobo ka. At saka, gago ka. At saka, bayaran ka. Yun ang
lang napatunayan mo. Caribbean Channel, Japan 5, salamat po ah. Puta, bata pa ako. Patapon na yung image ko sa social media, Boss Kayo. So? Wala na. Wala na. It's over. Oh. Bata pa ako. Anong ikatatakot ko ngayon? Yes, may mga anak ako. But as I told you, if I die tomorrow, I die tomorrow, man. You only die once. That's it, man. Di ba? YOLO. You only live once. Died sa kanya. You only die once. Eto yung mga paniniwalaan niya. Ay, matindi kayo. But you live every day. Kaya siya walang maibato sa'yo dahil parang, yeah, hindi naman sikreto yan eh. Alam na lang lahat yan. So ano point? No secret. Siguro sa mga fans niya, bago yun. But, man, nothing. Wala akong paki dyan. At sa totoo lang, politics, bahala kayo dyan. Basta ako, bayad ako, gagawin ko yung trabaho ko, bahala kayo dyan. Kung anong binigay sa akin, tulad na sabi mo, Boss Kayo, nag-send ng article sa akin. Sumali, putang ina ni ganito. Tapos na. Cut. That's it. Tapos, politika. Hindi tayo yung personal tayo na, okay, si Banat B, nagsasalsal. Hindi tayo ganyan eh. Diba? And isa pa, uulitin ko, Boss Kayo, kapag yung isang tao ay tumira sa'yo, make sure na hindi mo ginagawa din yun, same shit na ginagawa ng tao tinitira mo. Kasi hindi ka mananalo. Yeah. Lalo na, at totoo yung sinasabi ko na aminado talaga ako, totoo, no doubt, man. No doubt, man. Tulad ni Nico David, aamin ba sila? Oh. Edi, laglag na nga siya na ito eh. Aamin ba sila? Oh. Diba? Oh, kaya ba nilang lunukin yung mistakes nila? Yun ang tanong. Oh. Kaya ba? Hindi kaya. Kaya nga bakit sila siya? Sa'yo eh. Yes. Ano, Boss Kayo, real talk. Ito, Banat B. Para talaga to sa'yo. YouTube to ha. Libre dito, tira. Basta na. Libre, kasi hindi ka bayad dito eh. No? Libre tira. Oh, yan, no? Hindi libre. Ako bayad dito. Salamat. Salamat, Ranel. Nandito ako kay Boss Kayo. May plano ko 100,000 subs. Oo. Banat B, alam mo, tang ina, alam ko kung magkano ang ibinabayad sa'yo. mas malaki binabayad sa'yo kaysa sa akin, Banat. Alam ko na mas binabayad sa'yo. Mas malaki yung binabayad sa'yo kaysa sa akin. Alam mo sa pagsasalita nun, lalo niyang pinatunayan na bobo talaga siya. So, ibig sabihin, mas mahalaga pala ako sa'yo. Inamin mo na may kwenta pala akong vlogger kesa sa'yo. Tangina, tanga talaga. Ay, nako. Pambihirang buhay ito. Una, wala kang ebidensya. Patunayan mo muna. Pangalawa, nakakahiya ka naman. Mas malaki ang bayan sa akin kaysa sa'yo. Mantakin mo, ha? Duterte, ha? Nasa kampo ko ng Duterte. Mas malaki pa ang bayan ni Duterte. Kahit mas may pera, yung nagbabayad sa'yo. Tingnan mo yung logic, ha? Ito, sakyan natin yung logic niya. Nabayaran ako. Sino magbabayad sa akin? Si Duterte. Tama, mali. Kasi si Duterte din dinidepensahan ko, mga Duterte. Sino mas may pera? Si Duterte o yung mga nakaupo ngayon na nagnanakaw dyan sa Kongreso? Definitely, mas malaking pera yung... Eh, grabe, billion nga yung insertion sa budget natin eh. So, mas malaki pera ngayon ng mga kongresista. And yet, mas malaki bayad ko? O di para mo sinabi, mas tanga ka? Ang bobo talaga. Ay, kawawa naman tong taon to. Oo. Sarili niya sinusunog niya, di ba? Kapambira. O, Banat B, daw pagbasa sa pangalan mo, alam na bobo talaga eh. Ay, nako, grabe. B, at partida na, may protection ka pa. May protection daw ako. Eh, bumili ka din. Iba-iba yun. May ultra thin. May super safe. Ano ba yun? May iba-iba yun. May lollipop. Ano yun? May strawberry.
May protection daw ako. Ako walang protection. Putang ina, kahit saan pwede mo ako hanapin. Kaya na naman siya paulit-ulit. I drive on my own. Security ko si Dada eh. Da! Ba't medyo hawig kayo nito? Shinari, maraming salamat. Ben, I felt bad for this guy. No wisdom sa life. Hindi, alam mo, sa totoo lang, ha? Huwag kayong ano, huwag nyo masyadong banatan to. Kapatid to ni Jay Guevara. Kapatid to ni Jay Guevara. Now, Banat B, sabi mo sa akin kung takot talaga ako sa iyo. Gusto mo suntukan tayo sa loob ng drum. Nak! Hindi ka magkakasya doon. Ang laki-laki mo eh. Ang taba-taba mo eh. Ano magkakasya sa loob ng drum? Gusto mo sa loob ng swimming pool. Ayan, baka hipuan mo ko. Baka makita mo yung tuta ko dito. Tangina, takot sa'yo, man. How? Paano? Paano? Sabi niya, bobo ko, tanga ko. Mas bobo, tanga ka. Kasi isipin mo, boss kayo, sinasabi, hindi niya sinasabi ang katotohanan sa tao. So ginagawa niya, bobo tanga na nga siya, ginagawa niya pang bobo tanga yung sarili niya sa tao. Yeah. Kasi hindi niya nga maamin eh. Na? Hindi niya maamin. Na ano? Alam mas ko, malaki, boss kayo, mas iba-iba ba tayo. Diba? Iba-iba tayo. Mas malaki talent fee niya? Mas malaki sa akin, boss kayo. Sinabi ko sa'yo, magkano bayad sa akin. Oh, mas malaki pa doon? Mas kahit si Kayo na nabilib eh. Nilalaglag nila yung mga sarili nila. Mas malaki daw ang bayad sa akin. Aminado sila, mga bobo sila, kaysa sa akin. Alam mo, natawa ako talaga nung narinig ko yun eh. Kasi pwede naman niya sabihin na pareho kaming bayaran, pero huwag mo na sabihin na mas malaki ako. So parang mo talaga sinasabi na mas lamang ako, mas hinahanap ako ng mga politiko kaysa sa'yo. Anong kabubuhan yun? Grabe, no? Pambira ka. Malaki pa doon. Ito pa, boss Kayo. Ah. Political beliefs natin, iba't iba sa isa't isa. It's fine. It's okay. Pilipino naman tayo. Bakit niya, eto, real talk ha. Ah. Hindi, wala akong, again, bayad ako. Pero, bakit nyo pipigilan magsalita ang tao na may gustong sabihin? Sino nagpipigil? Sinong pumipigil sa'yo? Daldal ka nga ng daldal ngayon eh. Walang pumipigil sa'yo. Alam mo, eh ganito lang ha, makagago. Ipalandakan mo yung kabubuhan mo, walang problema. Walang pumipigil sa'yo. Hindi nga kita ididimanda sa sinabi mong bayaran ako kahit wala kang ebidensya. Noy Ogoy, salamat po. Walang pumipigil sa'yo. Okay? Ewan ko kung saan imahinasyon mo yan. Tigil mo man yan kung ano man yung binabanatan mo, ha? Walang yung imahinasyon mo. Medyo, ano talaga, over the ano eh. Pareho kayo niakata ng imahinasyon. Bakit? What's the point? Ano pa at itong bansang ito ay may freedom of speech. Republic. Hindi naman to communism. So bakit ta? Hindi republic, democratic. Ano ba yan? Ayo, bakit hindi ko pwede sabihin yung gusto kong naiisip ko? Republic! Hayop! We are a democratic country. I know we are a republic, but it's a wrong adjective para sa mga sinasabi mo na may freedom of speech. Democratic! Na! Kaya na lang na ano eh! Ha! Ha! Ay, Diyos ko po! Ay, sorry, Lord. Nadami ka. Sorry. Sorry naman. Grabe, ibang level lang ano nito. Iba to. Bakit? Bakit nyo ako pipigilan? O kaya yung iba? Eh, gusto ko to eh. Wala pumipigil sa'yo. Wala. Ito yung gusto kong sabihin in regards of the politics dito in Philippines. Na sa tingin ko, malito, tama to, di ba? Alam mo yun? Pwede tayo mag-usap, magkwentuhan. Actually, hindi niya mag-gets eh. Kasi nag-focus ka. Yung sinabi mo dito, yung i-debunk niya, actually siya yung madi-debunk kasi may mga articles talaga tungkol dun eh.
Hindi, Boss Kayo, may yang sina... Sinasawan pa nito isa. Oh, ito, para sa makaalaman, ha? Sabi ng Miriam, kilala mo si Miriam. Yung kapitbahay namin, si Miriam Webster. Ano ibig sabihin ng Republic? A government having a chief of state who is not monarch and who in modern time is usually a president. In other words, Republic is a form. Hindi ho siya ibig sabihin adjective na ang ibig sabihin o synonyms ay may freedom of speech. Ay, naku po, pambihira. I know that we are a Republic of the Philippines. Ang ibig sabihin po noon, pinamumunuan tayo ng presidente. Okay, yun po yun. It's a form of government. Ayan nga, oh, alinaw-linaw. A government having a chief of state who is not monarch and who in modern times is usually a president. Political unit as a nation having such form of government. Form of government! Gago! Hindi ibig sabihin ng republic, free of speech. Freedom of speech. Baka ang sinasabi mo, we are a democratic country. May demokrasya tayo. Mas nauna ka pa niyan. Ha? Sa lagay na yan, mas nauna ka pa sa politika. Wala ka ng pinagkatandaan. Wala. Wala kang pinagkatandaan. Mag-emergency meeting sila tambulos to si Prince dahil dito. Siguro pag narinig nila to. Gago ito, nilaglag kami lahat. Kasi wag ka nang ano eh, wag ka nang magmagaling sa politika, wala ka talagang alam. Ang alam mo lang mang-dish ng mga kapwa mo. Na pare-pareho naman kayong sinto-sinto. Sabi ko puro article 'yan. Correct. Walang labis, walang kulang, galing sa news lahat. Yan kaya yung hindi siya mauubra eh. Kaya hindi siya uubra. Hindi daw tayo uubra kasi galing daw sa news. Ano ba nasa news? Sige nga ho. Meron na hubang kasi ang dinidebunk niya dito yung sinasabi kong hindi naman guilty pa si Kibuloy. Hindi pa ho guilty si Kibuloy. Sa ang article mo nabasa na guilty na si Kibuloy. May warrant siya, di ba? Tanga talaga. Iba ang warrant sa dineclare ka ng guilty ng korte. Attorney Libayan, parang awa mo na. Turo. Ay, huwag mo pala turo ang mga bobre. Huwag na ikaw magturo, huwag na rin. Ay, Piskal! Piskal EJ, ikaw na magturo dito. Bira. Aileen Onge, salamat po. Kasi hindi siya makapuntos kasi I can provide the articles right now. What article? Meron. Lahat. Meron. Asan? Anong article yun? Artikul-tikulin mo yung sarili mo. Okay. Binsan niya, Boss Kayo, binabasa ko pa lahat eh. Binabasa ko yung buong article. So, wala. Hindi naman ako ang nagsabi, kundi yung journalist. News. So, nagko-comment lang ako, opinion ko bilang dun sa article na yun, walang dagdag, walang walang kulang. You know why? Because we are a republic. We are a republic, that's why. Sakto lang, yun lang. That's it. Kasi tinuruan naman kami na huwag kayong lalagpas sa article. Yun, tama. Oh. Kaya baka sabi sa inyo, huwag kayo lalagpas sa script. yung sino man na nag-recruit dito, parang awa mo na. Pakinggan nyo ito, nilalaglag na kayo. Sabi ko sa kanya, bigyan ka to ng tip, insider's information. Itong mga to, pag umatake itong mga to, synchronization at may basihan. Yes. Jessel Don Salak, salamat po. Banat. Kaya mag-script ka na rin para makapantay ka man lang. Mag-script na rin daw ako para makapantay. So aminado sila, scripted lahat ng banat. Gago! Yan kaayo to, bobrin eh.
Lalabi, maraming salamat ba na ba'y nakawa ng kabubuhan ni... Mantakin mo sinabi lang. Ah, hindi, kaya nga, hindi mo sila, ano, ha, tip lang, ha. Kaya, pare-pareho sila, synchronize sila, kasi scripted sila, eh. So, mag-script ka na rin. So, proud ka ba talaga na scripted pala lahat ng vlogger na buo maa-atake kay Duterte? Nilaglag niyo yung mga kapwa niyo. Sakit niyo sa bangs. Alam mo, sumasakit yung bangs ko sa inyo kahit wala akong bangs. Ba? Kasi, now, kung totoo, Boss Kayo, ha? No offense sa'yo, Boss Kayo, kasi ibang klase yung utak mo, ibang klase ikaw at si Atty. Libayan. Pero, Boss Kayo, kung siya niririsk niya everything against siya sa government, yep. Tang ina, banat B, ikaw yung masasabi kong dakilan, tanga at bobo. Nang hindi nag-irisk ka ng buong buhay mo para sa wala. Okay lang. Mas tumawa pa yung isa. Nagre-risk daw tayo para sa wala. Ay, nako. Halatang wala kang pinaglalaban, kapatid. Halatang wala kang pinaglalaban sa buhay. Alam mo, nagre-risk kami hindi dahil sa bayad. Nagre-risk kami kasi nakikita namin na tinatarantado, ginagahasa na ang ating konstitusyon. Kaya nga tayo, di ba, may kantang nang mamatay ng dahil sa'yo. Yan ang sinabi ng ating mga bayani. They risked their life for the sake of freedom, kalayaan natin sa mga sumakop sa atin noon. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung revolusyon na yan. Sinasakop tayo ng mga politikong, mga oligarch na inuubos ang pera ng taong bayan. Sila na ang sumakop sa atin, kapwa natin Pilipino. And we are risking our lives, fighting for freedom from these oppressive congressmen in our country. Tapos sasabihin mo, bobo ang mga lumalaban para sa bayan? Aba, malala ka, Brad. Ayan, totoo. Malala ka. Kasi para mo sinabi, lahat ng nanunood dito na lumalaban para sa bayan ay bobo. Bakit? Dapat silang maningil. Ganun? Superhero ng ano? Superhero ng taon? What the fuck? Imposible mo. Putang ina. Boss Kai, yan imposible. Putang ina. Diba? Alam mo, maintindihan ko na hindi mo yan marirealize. Maintindihan ko yan. Kaya ka, takang-taka ka, bakit, paano namin ginagawa na mag-risk ng buhay namin, mag-risk ng aming, ng effort namin to fight for our country. Hindi mo talaga marirealize yan kasi mababaw kang tao eh. Ang ikaw, you only live for money. Ano kay? Love for money kay? Pasensya ka na, hindi ho lahat ng Pilipino tulad mo. Marami ho tayong bayaning Pilipino na lumalaban para sa bayan at inuuna ang bayan bago ang negosyo. Marami tayong kababayang namatay na inuuna ang bayan bago ang negosyo. Hindi mo marirealize yan. Kasi yung mundong ginagalawan mo ay mundo ng mga materialistic na mga influencer. Yan ang katotohanan. Kaya nga kayo-kayo, di ba? Nag-aaway-away. Kayo-kayo, nag-i-scamang kayo. Yung iba mo mga kasama, ewan ko kung kasama ka dun sa nag-scam. Hindi ko alam. Pero bakit yung mga kapwa ninyong influencer, scammer? Kasi, nabubuhay kayo na nagpapayabangan kayo sa pera. Sino mas mayaman? Sino may kita? So, ididish mo yung may mga kumikita. Di ba? Mga dinidish mo yung mga may pera, nagyayabang ng pera. Bakit? Naapakan yung ego mo eh. Hindi pwede, ako lang may pera. So, kayo-kayo nagyayabangan. Yan ang mundong ginagalawan mo, kapatid. Yung mundong ginagalawan mo, e mundo ng mga materialistic na mga influencer.
kaya hindi ka babagay sa politika. Dahil etong mga nanonood dito, tulad nila Gemma, Marie, Gemarie Sakay, yung mga yan, naglalabas yan, nagsasalita yan. Because pinaglalaban nila ang bayan eh. Hindi nila iniisip. Kaya nga mga tunay na Duterte supporter, sila pa yung naglalabas eh. Ng pera eh. Di ba ako maalala nyo noon, nung nangangampanya si Pangulong Duterte, kanya-kanya tayong print ng t-shirt. Kahit kami, namimigay kami sa Mocha Girls Show, nakailan libong t-shirt kami. No? Hindi ho yun, singil kay Pangulong Duterte. Walang pera si Pangulong Duterte noon. Kinampanya namin ng libre. Nagpa-print kami ng t-shirt, sombrero, lahat ginawa namin. May mga ganyan tao. Huwag mong kakalimutan. Hindi lang ho kami yun. Hindi lang ho ako yun. If you're saying na ako yun, nagpapakahiro, no! Ang daming Pilipinong ganyan. Nagkataon lang, yung ginagalawa mong mundo, puro mukhang pera. Salamat, John Manalo. Hindi, tanungin ko kayo, di ba yan, tulad ni Diego Latigo, nagpa-print din siya ng t-shirt niya, sarili niyang pera. Ang dami-dami dyan eh. Nagpa-print na sarili niyang pera eh. Di ba? Oh, tuloy. Nah, hindi bayaran. Hindi, baka naman hindi talaga siya bayaran, boss. Malay mo. Oh, biglang ganun. Biglang kabe, natakot sa libel. Ah, baka naman talaga hindi siya bayaran. Anong papaywating niya? Bobo lang. Oh, tingnan niya ha. Oh. Ian Nabi, salamat. Wala kayang ipaglaban ng taong bayan. Ay mo, baka talagang, ano, talagang sa puso niya nagbabaga para sa, ano, Pilipinas. Hindi nila maano, no? Ito din si Kayo, tawa ng tawa. Sinasakyan niya. So, ganun yung minamaliit ang mga Pilipino? Ako hindi ko matatanggap yun eh. Kaya nga yung mga nagsasabi dito na move on na kayo kay Makagago, hindi. Alam niyo kung sino nilalait ni Makagago? At saka nitong si Kaayo, yung mga Pilipinong nagbubuwis ng buhay nila at pinaglalaban nila ang demokrasya. Kayong mga tunay na banateros, kayo ang pinaglalaban ko dito. Kasi kayo ang nilalait dito, hindi lang ako. Ang nilalait nila dito ay yung mga tunay na nagmamahal sa bayan. Pinagtatawanan nila na walang ganun. Sinasabi nila, hindi, walang ganun, imposible yun. Ano ka, bayani? Ganun ang iniisip nila, walang ganun Pilipino. Naniniwala kayo doon? Susi Diala, salamat po. Hindi ako papayag doon. Bakit? Nakita ko yan, 2016. Ang daming lumabas sa kalsada ng sariling pera nila. Nagpakain ng taong realista, naglabas talaga sila. Sarili ho nila yun, ha? Hindi ho mga bayaran yun. Yung mga pumupunta sa SMNI rally, sariling pera ho yun. Walang bayaran ho dun. Nabuking na nga yung isang vlogger, di ba? Tapos lalaitin niya ngayon pagtatawanan niya na parang walang ganong Pilipino. Ay, pag nakita talaga kita, kukurting kita sa singit. Ganun kita. Ganun. Diba? Baka nagbabaga talaga yung puso niya para sa kauulad ng Pilipinas. Kaya baliwala na lang yung mga sinasabi niya, puro kasinungalingan na lang. Diba? Diba? Kasi alam mo ba, tingnan mo dito sa laban yung dalawa. Mas lumalabas na kayo na ikaw pa yung superhero kahit bayad ka eh. Kasi nasasabi lang. Siya pa yung superhero, inamin niya kasi bayad siya. Yun ang analysis ni Kayo. I rest my case. Kaya na lang Kayo, ganito ang iyong channel. Kasi ganyan ang analysis mo. No wonder, ganyan ang views mo. 30 days. Eto, kung ano man ang vitamins mo, itigil mo yan. Pepe Rose TV, salamat po. Ay, nako, tuloy. Man totoo ako. Yun nga eh.
Tapos siya pa ngayon yung sinasabi niyang hindi siya bayad, siya pa yung nagmumukhang, ba't ka nagsisinungaling? Di ba? Ayan naman eh, meron naman eh. Ano ebidensya niyo? Sige nga, maglabas ka nga kaayot, naka makagago ng ebidensya. Baka tuluyan ko kayo. Maglabas kayo ng ebidensya niyo. Wala, hindi boss kayo, ito lang kasi yan. Wala namang problema kung aamin ka na bayad ka because everybody needs that. Yeah. Nagre-risk eh. Wala ka bang kita sa YouTube? Wala ka bang sariling negosyo? Yan ang problema kasi sa inyo mga vlogger eh. Wala kayong talent. Kaya nagpapabayad na lang kayo. Yan ang problema sa inyo eh. Pinagkakakitaan ninyo itong pag-YouTube. Magkaroon kasi kayo ng talent, ha? Magkaroon kayo ng negosyo. Pumasok kayo sa ibang matinong negosyo. O kung vlogger ka man, pagbutihin mo, galingan mo, papasok ang pera niyan eh. Kasi ang dami-daming vlogger dyan na influencer na may pumapasok naman pera eh, na hindi na kailangan magpabayad sa politiko. Eh, sa bagay, kung ganito nga naman ang views mo, ay wala talaga. Wala, wala. Wala talaga. Kailangan ka magpakuha. Diba? Ano ka tanga? Oh. Di tsaka, alam mo talaga yung labanan nyo. Kaya nga sabi ko, oh, pares naman sablay yung pinangano nyo. Okay lang yan. Sa argumento tayo. Diba? Wala, boss kayo. I don't believe this guy. Isipin mo, boss kayo. Uulitin ko sa mga tao. Wala akong pakialam political belief. Iba-iba tayo. It's fine. Uh-huh. Pero magtotropa tayo. Ah, tandaan uh-huh. yan. Wala, wala yan. Iba-iba political belief. But mahal na mahal natin isa't isa at tayo ay mga Pilipino lang. Real talk yan. Ano ba naman yan? Wala yan, guys. Politika, politika. Sorry. Ikinakahiya ka naming Pilipino. Huwag mo kaming idamay sa'yo. Hindi ka Pilipino. Ikinakahiya ka naming Pilipino. Politika lang. Uh-huh. Lang. Wala nang iba. Pero eto legit. Papaano, eto example ah. Totoo din naman to eh. Bakit ayaw nyo na ayaw nyong hayaan ang ating administrasyon? Ito, labas na to, hindi na ako bayad. Pero sa sarili ko lang, moral lang ba? Moral lang. Tsaka wala kang script. Wala. Moral ko lang ito sa sarili ko, boss kayo. Wala akong binabasa, wala kahit ano. Legit, bakit ayaw nyong hayaan magtrabaho yung taong may kontrata hanggang 2028? Bakit laging may gulo? Ang gulo na nga na... Ay! Nawala. Grabe! Sagwano na. Diba? Ulitin mo, ang gulo na nga na ano, nawala kayo. Ang gulo na... Ang gulo na nga ng sitwasyon ng bansa natin, ang gulo ng lahat, ang daming ganap. Bakit ayaw na lang nilang patapusin 2028? Doon na lang tayo magkagulo. Diba? Mamili na ibang leader. Ganon. Diba? Kasi bakit kailangan yung magkagulo-gulo? For what, man? Wala naman. For what, man? It's simple, man. It's simple. Alam mo, sa totoo lang, akala ko dati amboy to. Pero amboy pala talaga siya. Amoy baboy. Akala ko talaga amboy to. Pala taga San Pablo lang pala to. We kilo money, man. We kilo money. We kilo. We kilo money. Bakit daw hindi na lang patapusin yung kontrata? Ayun siya, sabi niya dito, ba't di daw patapusin si Marcos? Narinig ka, nakarinig ka dito sa channel ko na sinasabi kong gusto kong lumaya si Marcos sa posisyon niya? Ni hindi ko nga siya sinabihan na mag-resign eh. Tinanong pa sa akin yan, politico.com. Sabi ko, hindi. Si Pangulong Duterte, ano sinabi niya? Hayaan niyo matapos. Ano sinabi ko? Ganon din. Hayaan niyo matapos. Di ba? Pinagsabihan pa nga ako, o tingnan mo na si Banat Bay, bayaran ni Marcos. Ayaw niya mag-resign si Marcos. Di ba? Pinagbintangan pa nga ako eh. Dahil sa sinabi kong sa statement kong yun, na gusto kong matapos si Marcos. Bakit? Baka mamaya sasabihin na naman, hindi niyo kasi pinatapos eh. Alam mo,
kahit si Pangulong Duterte, ilang beses ko nang narinig yan sa kanya. At ilang beses niya na sinabi yan. Gusto niyang matapos si Marcos. Ayaw niya ng revolusyon. Ilang beses ko na rin sinabi yan dito sa channel ko. But it doesn't mean we will not criticize yung mga maling ginagawa because we are a republic. Jadali Tadeo. Because we are a democratic country. Kalayaan natin ang punahin ang mga maling ginagawa ng mga public official. Kaya nga ang laki-laki na nakasulat dyan sa baba, oh. Bobo ka na lang pag hindi mo talaga nabasa yan. Marami tayong pinapalakpakan. Mantakin mo, pati nga yung sekretary minsan ng DAR, pinalakpakan natin eh. Kasi may ginawang maayos. Ganun tayo dito sa channel na to, ang banateros, hindi mga panatiko. Labara, salamat po. Kahit nga kakapwa ko na bulag, binabanatan ko eh. Kahit anti-Marcos pa yan, basta bulag yan, binabanatan ko dahil hindi kami panatiko dito sa channel na to. Pag may tama ang government official, pinapalakpakan namin. Pero pag mali, binabanatan namin. Yan ang tunay na kalayaan at democratic na bansa. Hindi republic. Umayos ka. Mayaman naman din sila. Ako, I'm with you on that. Kasi ako, I would never attack the administration. Diba? Come on, man. Ano ba yan? Diba? Yun lang naman, guys. Kumbaga, yun lang naman ang sigaw talaga ng administrasyon na to. Siyempre, may mga palpak din sila. Oh, but you know, guys. Diba di mo punahin? Yun ang punto dyan eh. Alam mo, sa mga banateros, matagal na dito sa channel ko, lagi ko sinasabi yan. Pupuna tayo ng government official para magbago sila. At pag nagbago sila, papalakpakan natin sila. Yun ang goal natin sa pagpuna natin para magbago sila. Para pag nagbago sila at pinagsilbihan nilang taong bayan, papalakpakan natin. That's our goal. Paulit-ulit kong sinasabi yan sa channel na to. Kaya nga kahit yung dati kong binanatan, pag may ginawang maganda, pinupuri natin para manatiling maganda ang gawin nila. Ganun ho dito. Huwag kang baka bobo. Let them fucking work. Come on, man. Ano ba yan? Huwag naman ganyan na konting ano, maggugulo kayo, ganito, ganyan. Ang gulo na nga ng bansa. Akala ko ba mahal niyo yung bansang to? But parang lalong gumugulo? Ginugulo niyo lang. Yun lang, guys. Kalimutan niyo na political kung ano nung bullshit. Wala na yan eh. Huwag na yung politika. Yun na lang mamamayan. Doon na lang, guys. Oh, ayan, tuloy ang bawi sa eh. Bakit niyo tinitira si BP Sara? Hindi ba siya parte ng admin ngayon? Oh, di ba? Wala ka pala. Wala ka pala. Sabi ko sa inyo, matatalinong banateros eh. Yan si Bright Naria, matagal na yan dito. Oh, tama yung sinabi niya. Oh, akala ko ba wag tirahin? Eh, ba't yung tinitira si BP Sara? Eh, parte yan ng gobyerno ni Marcos. Unitim nga yan eh. Di ba? Gago! Di ba? Legit, totoo naman, di ba? Yeah, ewan ko. Ewan ko, ba't ganun? Bakit ganun? Ba't hindi nila maintindihan? Yun lang yung gusto sabihin ng administrasyon. Guys, wait lang. Tangina. Matatapos din kami. 2028, wala na rin kami. Hindi, baka naman kasi concern ka sa kontrata mo. Kaya ayaw mong mapalitan. Kasi sa bagay, pag napalitan na ng gobyerno, tanggal na rin yung nagbibigay sa'yo. So, paano na yung kontrata mo? Real talk? Yun ang real talk. Pag napalitan yung sinasabi mo, hindi ko sinabing gusto ko mapalitan, pero just in case lang napalitan yung gobyernong sinasabi mo, wala ka na. Pupulutin ka na naman dun sa mga katropa mong mga flip-topper. Hindi, pansinin nyo. Alam mo, ugali kasi nito ni Makagago. Di ba? Ito, aminin natin. Kaya ito umangat talaga noon
nung bumanat ito sa XB. Di ba? Alam mo, yung XB, talaga namang sabi ng mga ilang manager na kakilala ko, may attitude talaga. Okay? Pero, aminin din natin, ang XB, may talent talaga. Di ba? From Flo G, kilas Castacli, eh, talaga namang may talent sila. Kaya, umangat din yung grupo. Although, nagkagulo-gulo as a group, kaya nga ngayon, solo-solo na lang yung iba, di ba? Buti, nag-solo-solo sila. Kasi may talent naman talaga yung si Castacli, tsaka si, ano, ha? Si Makagago. Ay, Makagago. Ayan yung pagbumuka kasi yan, eh. Si Castacli, tsaka si, ano, si Flo G. May talent naman talaga. Kaya nga, ang ginawa nito ni Makagago, siniraan ng siniraan. Para sumakay sa fame ng mga XB. Yun ang totoo dyan. Di ba? Hindi niya kasi, ito kasi walang talento. Nakita niyo na yung rap nito? Oh, hanapin niyo yung rap ni Makagago. Alam mo yung rap ni Makagago, parang rap ng grade 1. Hindi, seryoso ako. Oh. Ngayon, sige, bigyan ko kayo ng pagkakataon. Ha? Ah? Bigyan ko kayo ng pagkakataon. I-google ninyo yung rap ni Makagago. Oh, sabi ni Diego Latigo, narinig ko yung rap niya. Nasayang battery ng cellphone ko. Hindi, oh, sige, kayo na ho magpatunay sa sinasabi ko. I-google nyo ngayon, Makagago rap o Makagago original song. Sige na, okay lang, lipat muna kayo doon. Hanapin nyo sa YouTube. Oh, sabihin nyo sa akin maganda. Isasara ko tong channel ko. Ganun ako, alam niyo yung rap niya? Eh, mas magaling pa yung nag-rap ng sa ano ko eh, si Maverick Guzom eh. Merlinda Baliwag. Yung nag-rap dun sa Banateros? Mas magaling pa yun. Oh. Kaya, ba't ko sinasabi yun? Hindi para laitin siya. Style niya, na siniraan niya ng siniraan at dinish niya itong XB, ito sila Castacli, sila ano, siniraan niya na siniraan para umangat siya, magkaroon siya ng followers. Tapos pag nagkaroon siya ng followers, ito gagawin niya, ibebenta niya sa mga politiko. Yan si Makagago. Ano tawag mo? Eh, yan na nga, nakasulat na nga eh. Hindi ko nakala-spellingin. Hey, chill. Huwag. Chill lang, may pinirman tayo, kontrata kami, 2028 kami. Diba? Sabi, paano yung boss kayo si Tulfo, part ng asabi ko, presidente? Presidente lang ang immune sa akin. Okay, presidente lang. Tama, again guys, leader, dito, eh. Iba-iba yung beliefs natin. Diba, si boss kayo, mas may hinahangaan, o mas pinaniniwalaan. Ako, ganun din, diba? Pero syempre hindi naman ibig sabihin no na hindi ko na magkaiba kami ng tangina, hindi na magkaaway na tayo, tangina, iba yung paniniwala mo. What the fuck, ano yun? Syempre hindi ganoon, mas malawak tayo doon, guys. Ah, hindi naman tayo magkaaway, pero pinandidirihan ka namin bilang isang Pilipino. Yun ang totoo. Gago. Hindi, yun talaga ang totoo. Hindi tayo magkaaway, gusto mo magkape pa tayo, pero pinandidirihan ka namin bilang isang Pilipino. Kalahat kami dito. Yeah, seryoso. Hindi ko to kaaway, ha? Hindi ko kaaway. Pero yung ikaw, ikinahihiya ka namin bilang isang Pilipino. Ano ba yan? Pero ganito yata nila i-handle nila ng balat ba yung ano eh, itong issue na to, yung like sa political. Parang, hindi ka, maganda nga yung point mo na parang ako yung duwag pero ikaw yung hindi alam ang address. Eh ako, alam mo kung nasan yung bahay ko. Wala akong tinatago. Wala. Oh, yun nga eh. Tama. Oh, ba't di mo announce? Announce mo. Paano yan? I mean... Announce mo. Siya dapat ang tanungin. Oh. Bakit ka ganyan? Parang nasa isang box siya nagtatago sa isang box. Tapos...
Araw-araw nga ako nasa labas, gabi pa. Paano naging nasa isang box? Isang box ba yung Cowboy Grill? Isang box ba yung Winford? Isang box ba yung Bebe Torre? Isang box ba yung Missy Casey? Ang laki-laki nun. Paano naging box yun? Araw-araw naki- nandun na schedule namin. Punta ka kung gusto mo. O, punta ka. Try mo lang. Try mo. Pumunta. Tingnan mo yung sinasabi mong nagtatago. Tingnan natin. Hindi yan bayad, no? Tapos hindi pa bayad. Hindi sa hindi sa makapag-grocery. Kabado. Oh. Oh. Hindi daw ako makapag-grocery. May vlog nga ako, nag-grocery ako. Hayop talaga, oo, oo, oo. Ha? May vlog ako, nagkakape sa labas. Malala to. Oh. Hindi makasimba. Oh. Oh, hindi, tapos hindi sa bayad? Hindi daw makasimba. Alam mo naman, sisimba siya. Ambir. Alam nga, di nyo kung saan ako nagsisimba eh. Ambir. Ambir ang buhay, ere, oh. Saan ako nagsisimba? Tanungin ko kayo! Sige nga! Baka... Buti na lang, di ako tinatakwil ng simbahan ko, ha? Hindi daw ako nagsisimba. Hindi, sige. Eh, kagaguha ng puta. Halos mabuhay na nga siya sa live siya sa YouTube. Ano yun? Hindi ka ba yan? Nako. Okay ng ina. Imposible yan. Ang ina. Wala, I don't believe that, man. Kung ang buhay ko sa YouTube, bakit dalawang buwan na hindi ako nagla-live minsan? Kung ang buhay ko nakasalalay sa YouTube, bakit kaya nakakapagbakasyon ako ng sobrang haba? Nagagalit pa nga si Bobong Lipunan pag hindi ako nagla-live. Hindi, di ba? Oh. Ako pa daw yung buong buhay ko nandi dito sa live. Eh, araw-araw nga nasa show ako. Kamukha siya nila ni Coach Janet. Hindi, ah. Kamukha siya ni, ano, Jay Guevara. Jeep. Pero ano siya naman dito eh, sunog naman siya dito eh. Pero di ko alam, di niya inaasahan siguro na sasagot ka. Well, dito ka sumagot, ngayon mako-content niya na ako, babanggitin niya na ako. O di ba? Kamatis Analysis Unit! Oh. Oh. Alam mo kasi, alam, isa pa, boss ka. Ayun na, binabanggit na kita oh. Nilabas ko pa nga yung channel mo eh. Baka sabihin mo, natatakot ako. Oh, eto ah, i-follow nyo si Kamatis Analysis Unit. follow at your own risk. Kung ayaw nyo mabaliw, kung ayaw nyo maging ano, i-follow nyo na siya. Oh, ayan ha. Hindi ako takot. Ina-announce ko pa, ayan ang channel niya, Kamatis Analysis Unit. Oh, ayan ang viewers niya. Oh. Okay, kitang-kita nyo naman siguro. In-announce ko pa, ha? Oh. Sabi nito isa, yung pala gusto niya mabanggit mo yung boss ang pangalan niya, eh, obsessed eh, obsessed. Alam mo, eh, ganyan talaga, pagka number one ka, ika nga. Masakit na, alam mo, sumasakit na tagyawat ko sa'yo. Regarding din dito sa, syempre kay Pastor nga, na nagkandalit siya, eh, factual naman eh, ano ba, oh. Ano ba, guys, hindi ba tayo maniniwala sa news? Saka sa FBI. FBI na nga. Wanted na nga siya, di ba? Nasa internet. Ano ba kayo? Nasa ano, nasa site na legal, legit na site. Hindi siguro nila alam na hindi pa nag-hearing sa Amerika, no? Hindi siguro nila alam. Ewan ko, hirap makipagtalo sa mga to. Ang hirap makipagtalo sa mga ganito. What the hell, man? Ano yun? Diba? Paano? Tapos sasabihin, sinungaling. Paano naging sinungaling? Eh, ano yun? Sinungaling yung buong news? Ganun ba yun? Grabe, ano ba nangyayari sa inyo? What the fuck, man? Ano yan? Grabe, yung babaw nila, no? Kawawa naman sila, no? Hindi kayo naawa. Di ba? Hindi kayo naawa na ganito yung klase ng utak meron sila.
sabi sa News Wanted dahil sa Senate. Sabi naman sa News din wanted dahil sa FBI. Pero alam, hindi nila alam na wala pang conviction si Kibuloy. So, tapos ko na naman ang gabi ko! Ah! Article 3, Section 14, Number 1, which provides that in all... San daw? Pag sinabing all, lahat ba? That in all criminal prosecution, the accused shall be presumed... Ano daw? Guilty? Presume guilty? Hindi. Presume innocent until the contrary is proved by evidence beyond reasonable doubt. Sa madaling salita, ayon sa ating konstitusyon na pinakamatinding haligi ng ating bayan, the presumption of innocence hanggang hindi napapatunayan beyond reasonable doubt, ikaw ay inosente. Ano to? Bobo lang? Maawa ka! Change topic! Yan lang ang topic natin ngayon. Pagkusensya nyo na, wala naman tayong topic. Hindi, meron pa. Unya. Unya. Relax. Ano ang totoo sa hindi sa inyo? Ganun lang ka doon, di ba? Parang, alam mo, pag samasamahin mo lang, okay, lahat ng depensa, lahat ng ano. Well, tingnan lang natin yung Wikipedia. Wikipedia na lang. Di ba? Kasi, alam mo, boss, ang mga tira niya, tama yung mga fans mo dito. Puro ad hominem lang binibitawan nung Banat B. Legit. Kasi wala din siya masabi sa akin. Mamaya niya, bigla siyang... According to Article Section 3, ay Article 3, Section 14, Number 1, which provides that in all criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved by evidence beyond reasonable doubt. That is ad hominem. Mapadulas na, ay, oo, tama nga si M. Baka mapagano. Is that ad hominem? Man? Tira na lang na, ano, bobo ka kasi, tanga ka kasi. Hindi! Kaya ka bobo kasi hindi ka nagbabasa ng konstitusyon natin. Kaya ka bobo, hindi mo alam ang ibig sabihin ng warrant ng Senate, ng warrant ng FBI, at hindi mo rin alam na hindi pa convicted si Kibuloy. Kaya ka bobo. Ano to? Memorize na ng Banateros, ikaw... Article 3, Section 14, Number 1, which provides that in all criminal prosecution, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved by evidence beyond reasonable doubt. Yun ang dahilan kung bakit ka bobo. Hindi ad hominem yun. Ang ad hominem, yung maitim ka, dogyot ka, ang bantot ng itsura mo, yun ang ad hominem. Nagagamit ka na lang ng salita, hindi mo pa alam. Sus! Ha? Hindi ko naman sinabing maitim. Sinabi ko lang naman, kamukha mo si Jay Guevara. Ano nangyari sa kapatid mo? What to say? Wala what na. To say? Yun wala nga, na. Yun nga yung point na parang, tanga ka, hindi mo alam, si MG to ha, eh, tinira mo si Atty. Libayan, Atty. Claire, eto, bumaba ka, MG. Pag ito, sinunog ka pa, wala ka na talaga, wala ka na. Paano yan? Kasi, even yun, tinama boss kayo, yung nire-reacta niya sa akin, para sa sarili ko yung bilang mamamayang Pilipino ko, moral ko. Oo. Diba? Yung pinakaunang line na kinomentan niya, diba? Yung sinasabi, yung parang ang sinabi ko is
hindi, wag yun. Kasi yung before, yung after nun, may nasabi ako na something na regarding din sa administration nga na gusto lang na ganito, ganyan. Yun lang. Diba? Kasi yung tatlong monyo, utos yun eh. Kailangan kong gawin safety, yun. Safety, security vlog, salamat. Okay. Oh, ito. Oh, ito, play natin ha. Sige, play mo nga. Pinapakilala ko po sa inyo ang tatlong demonyo sa ating bansa ngayon. Si Pastor, si X, itong tolonges na ito. Mga kaombre ko, ayan po yung tatlong nagpapahirap lalo sa sitwasyon natin. Diba, boss ka? Ayun lang, moral ko, totoo ba hindi? Hindi. Totoo naman, oo. Hindi nyo ba alam mo, guys, alam mo, boss kayo, legit. Okay. That's your freedom to say na kami ang nagpapahirap sa bayan. But it's also our freedom to say that you are basing your opinion on stupidity because you do not understand the real issues of Kibuloy. Kung may kalayaan ka, meron din kaming kalayaan. Ay, ba't ka nagagalit? Ngayon, biktima ka na. Iyaking ka pala. Di ba? Gago! Huwag kang iyakin. Putang ina, minsan, nag-iisip ako, puta, tama ba itong nakikita ko? Ba totoo ba yung nakikita ko sa news? Kasi, narinig ko sa radio, kasi parang sinungaling ako, sinungaling ba ako, guys? Ganun ba kahirap intindihan na hindi naman ako nagsisinungaling na yung sinasabi ko, yung sinasabi sa news? What the fuck? Kasi pagka yung sa comments, kita mo. May moral daw siya. Tama, may moral daw siya. Pero inaamin niyang bayaran siya. Mga DDS na ganito ka. Ano kinalaman nito, guys, nung pinagsasabi niyo doon sa sinabi ko? Ano kinalaman ng comment doon sa sinasabi ko? Panalo na sila noon, bayad ka. Panalo na sila noon. So what? Eh yun na, totoo naman. Oh. Pero anong connection nun? Pero gusto ko lang din nandito ka para madibang natin yung para pang 5-0. Kasi... Sige, boss kayo. Game. Yung pagbanggit ng pangalan kasi daw, di ba? Dinidivide po nila ang mga utak ng mga Pilipino. They are diba? Actually encouraging people na maging against sa gobyerno. Well, I agree din doon. Dahil may civil disobedience na call si Batbay. Civil disobedience, ako daw may call. Asan yun? Meron, ako, baka lang naman nakalimot ako. Tulad sa pagkakalimot ko sa mga nanakit sa akin sa pag-ibig. Meron ba ako sinabing civil obedience? Disobedience? Sinabi yun! Ano ang lagi ko sinasabi? Sige nga ho, yung mga tunay na subscriber ko dito, kung talagang alam nyo. Ano ang lagi kong kinu-quote? Kung talagang banateros kayo, ano, lagi kong kinu-quote? Hindi ko alam kung saan nyo nakuha yung nanawagan daw ako ng civil disobedience. Kailan ko kinu-tune? Karahulo rin to eh, no? Yung mga banateros ko dyan, sigurado ako, memorize yun na yan. Lagi kong kinu-quote to. Tingnan nga natin kung merong matalino dito o merong mga banateros dito na pagtama palakpakan. Hindi. In regards to submit to the authority, saan ko laging ginagamit yan? Anong ginagamit ko lagi dyan? Hindi, pagtama palakpakan, pagmali, hindi yun. Yan, I do not support rebellion. Bakit? Ano ang lagi kong kinu-quote? Di nyo alam? Di nyo memorize? Naku po. O, i-quote ko ulit to pag di nyo memorize. Ayan! Buti pa si AZS eh. Yung nasa Book of Romans. Yan ang lagi nating kinu-quote. Yung verse sa Bible. Ano yun? At buti pa na nalaman nung isa. Dalawa na. Ayan, si Garski, Romans 13 verse 1. Yan ang lagi nating kinu-quote. That's why I am against rebellion. Lagi kong kinu-quote yan, Romans 13 verse 1. Submit to the authority for there is no authority
Under Heaven, that is not. Hindi ako sure sa ano ha, eksakto. Baka ma-miscount ako dito. Sandali, sandali. Huwag ka magmagaling, banat bay. Basahin mo na lang. Bible yan. Baka maano ka dyan. Wait, 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 wait. Oh, ayan, oh. Oh, ito. Oh, ayan, ayan, ayan. Let everyone be subject to the governing authority, for there is no authority except that which is God established. The authority that exists have been established by God. Lagi ko sinasabi yan. Di ba? Kaya never ako nagsabi dito na magrebelde o mag civil disobedience. Kaayusan mo naman, napanood na naman yan. Boss-bossan mo kasi kapapanood sa Ornhub eh. Huwag ka nanood ng kung ano-ano, kaya tuloy pati namimix mo na yung mga pinagsasabi ko. Diba? Oh. But you are not against what Kibuloy did. Anong sinabi? Anong ginawa ni Kibuloy? You are insane blogger. So David Aragon, what do you think Kibuloy did? Sige nga, you answer. Oh, sige, usap tayo dito. Usap tayo. What did Kibuloy did? Yung sinasabi mong you're not against what Kibuloy did. Sige nga, ano 'yon? Sige, sige. Sumagot ka pag di ka sumagot. Itatanggalin kita dito. Sagot, David. Sagot. Hintayin ka namin. Sagot. Bakantay muna natin yung kalma. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Asa na? Wala ka pala, David. Dami mong daldal. Yan, yan. Mga ano, syempre, alam naman natin, mga, tuloy, 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 oh. Wala ka pala, David. Ito, mga boss, ha, uulitin ko. Ito si Pastor, yan po ay napakadami ng kaso, lalo na sa Amerika, okay? Nasalba siya, pasalamat sa administrasyon nitong ex-president na ito. Which itong Nasalba daw yung kaso. Paano masasalba ang kaso kung nandyan pa nakabinbin? Nagkakasala talaga ako pag pinakikinggan ko to si Makagago. Paano maisasalba ni Duterte si Kibuloy kung yung mga kasong sinasabi niya ay nakabinbin pa rin? President na to ay pinagtatanggol ng napakalala with all his might, with all his life nitong vlogger na yan. Now, wala nga pa binabanggit ang pangalan, so ibig sabihin takot ka sa lahat? Di ba yun yung argumento niya eh? Doon siya nag-stop eh. Wala kang binanggit ang pangalan, walang Pastor Kibuloy, walang President Duterte, ba't di mo kung mapangalan? Ayan ang i-picture nyo, obvious naman eh. Yun ang picture nyo. Di ba? So hindi pinangalan. So debunk siya doon, yun yung 5-0. Na parang, diba? Okay, ano pa argumento mo? Uy, teka. Dumating na pala yung package ko. Oh, next tayo ulit ha. Next tayo ulit. So ayun, dinaan lang sa tawa. Ay nako, anyway, ganyan talaga pagka medyo mahina ang kukote, tatawa ng tatawa. Tapos maghahanap ng amuyong natatawa rin. O, para silang si Cash Jarrett. Kailan si Cash Janet? Yung tawa lang ng tawa, pag every time wala ng argumento, tatawa na lang. Diba? Tawa lang ng tawa, ng tawa, ng tawa. Walang argumento. O. Di napahiya sila, talaga namang hindi binanggit yung pangalan ko. Ako, babanggitin kita paulit-ulit. Kaayo. Yan na yung nabubulok mong channel. Kita mo yung pula, ikaw yun. Ibig sabihin yan, pagka may ganyan, di ba sa ospital? Ano nangyari? Pagka ganyan ang pula, yung sa ospital, alam mo yun, di ba? Naghihingalo na. O ba?
Baka dedo na nga eh. O yan ha, pinromote pa kita ha. Sana madagdagan naman yung subscriber mong na ilang taon mo nang sa buhay mo yan. 24,000 ka pa lang din. Diba? Ang kaayo, Kamatis Analysis Unit. Pang sintu-sintu talaga, pati pangalan. Ito yung mga ano eh, mga nerdak sa eskwelahan mo, yung mga ganun. Yung style ng mga pangalan, wala ito. Kawawang nila lang to. Tapos, nabilib ka sa isang bayarang vlogger. At pinagtatawa na ninyo ang taong bayan na lumalaban dahil hindi naniningil. Hindi, alam mo ito ah. Kaya magkakalibel sila ni Lamelo Yap eh. Ay, hindi. Ang pangit pakinggan nun. I mean, kay Melo Yap pa lang, sunog na sila. Tapos gusto mo pang umangat sa akin? Ulitin natin ha. Ito, yan. Gusto mo pansinin ka ng channel na to? Sa last 30 days na lang, yung 10.6M, 0.6 nga. Eh, wala pa dun sa views mo. 574 ka, kulang pa. Tinimbang, ngunit kulang. Tapos gusto mo pansinin kita? Mayaya ka naman sa lahi mo. Doon ka na lang kay Melo Yap. Pag-usap kayo. Ay, nako. Anyway, yun lang. Maraming salamat. Yun lang naman ang topic natin. 2 oras, pinag-aksayang ko kayo, ha? Hindi, may isa pang topic. Oh, ito. Isa lang. Paisa naman. Ito. Kasi nung napanood ko to, sabi ko, anak naman ng betting. Akala mo naman talaga nagtatago. Ay? Ay, saan na yun? Ay? Parang nawala. Hindi ko ata nailagay. Ah, hindi nga. Ito, isang, yan. Bantay sarado ngayon ang mga lugar sa Davao City na posibleng kinaroroonan ni Pastor Apollo Quibuloy. Nakantabay pa rin ang mga polis Davao sa pag-aresto ng senado sa pastor. At live po mula sa Davao City. Hindi ngayon, inuli na si Tevez. Huli na si Quibuloy. Lahat na kumukontrat sa gobyerno, hulihin na. Yan ang Republic of the Philippines. May freedom of speech. Kasi republic eh. Enough! Yan daw ang may freedom of speech kasi republic tayo. Yun daw eh. Kaya may freedom of speech tayo eh. Kasi republic tayo eh. Wah! Matagal na siyang political vlogger daw ah. Walang joke talaga. Oh, tuloy na natin. Oh. Bantay sarado ngayon ang mga lugar sa Davao City na posibleng kinaroroonan ni Pastor Apollo Quibuloy. Nakantabay pa rin ng mga pulis Davao sa pag-aresto ng senado sa pastor. At live po mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualbes. Mon, kamusta ang sitwasyon dyan? Box, sa pagdaan namin kanina sa mga lugar o establishmentong pagmamay-ari ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Davao City, wala na tayong napansin na mga nagmamasid na mga taga-suporta, pero hanggang ngayong gabi, sobrang higpit pa rin ng pagbabantay in terms of security sa mga naturang lugar ni hindi nga Well, yeah. Walang tatalo sa you only die once. Ay, nako. Bakit kanyang pinagtatawanan niyang only die once? Kasi common sense naman eh. Wala namang nagsasabing you only na nabubuhay ka, namamatay ka ng 2 beses. Yan naman eh. Baka you only live once, di ba? Kaya nga YOLO eh. Oh. YOLO, you only live once. Kaya YOLO. Hindi YODO. You only die once. Ano naman
makagago naman eh. Ginagawa mo talagang bobo yung mga... Ah! Akala ko, sagad na si Bobong Lipunan ha. Meron pa palang mas malala. Ito. Malapit o makapasok man lamang ang media dito, gaya na lamang sa may KJC Kingdom, maging sa Prayer Mountain na madalas daw pinamamalagian noon ni Pastor Apollo Kibuloy. Sinubukan ng News 5 na puntahan ngayong araw ang Prayer Mountain sa Tamayong Davao City para sana makausap si Pastor Apollo Kibuloy. Dito posibleng naglalagay ang pastor, pero ilang buwan na raw itong hindi bukas sa publiko. Maigpit din ang pagbabantay dito. Pwede ba pumasok, sir? Pumasok? Pwede pumasok? Hindi pwede. Hindi po open sa public. Grabe rin itong ano no, itong TV5 ano. Pwede ba pumasok? Alam mong private property yan eh. Itong TV5 talaga makagawa lang ng ano, no, exaggerated news na o mahigpit na doon sa... Siyempre, private yan eh. Try mo kaya. Kumatok ka doon sa... Hindi, ito ha, walang biro ito. Ito, kumatok ka sa bahay ni Manalo. Pwede ba pumasok? Kahit walang kaso huyo na kinakaharap ngayon, abay bawal. Private property yun eh. Diba? Napaka ano naman. Talagang basta lang maano nila, ma-sensationalize nila yung news na ay grabe, naghigpit na, binabantayan na talaga nila si Kibuloy. Ayaw na nilang ipahuli si Kibuloy. Diba? Hindi, ako ha. Yan yung napansin ko eh. Napansin ko na parang ginagano nila yung tao na kita nyo na, nagtatago na si Kibuloy, ayaw nang papasukin. Ni hindi nga mga security yung nagbabantay, parang mga tau-tauhan lang eh. So sasabihin nila, ah, naghigpit na. Try mo kayong pumasok dito sa condo namin. Pwedeng pumasok? Pwedeng pumasok? Pwedeng... Ay, ah, pasok kaya ako sa TV5. Pwede yung pumasok dito? Interviewin ko po ang mga news team nyo? Sinilip din namin ng KJC Kingdom kung saan ilinadaos ang worship service ng grupo. Pero hindi rin kami pinayagang makapasok. Maya't maya rin kaming kinukuhanan ng video at litrato ng mga nagbabantay. Nitong naman natural! Magpaligid-ligid ba naman kayo? Eh alam nyo nang may threat yung tao, paikot-ikot pa kayo dyan. Tapos sasabihin, hindi nagpapasok, bakit hindi nyo tinanong, may samba ba ngayon? Papunta kayo, walang samba, tapos gusto nyong pumasok. Basta lang talaga ma-exaggerate yung ano yun, no? Na merong nagaganap na pagtatago si Kibuloy. Test ng ilabas ng Senado ang arrest order laban kay Kibuloy para sagutin ang mga alegasyon ng pang-aabuso. Pero hindi pa ito nakakarating dito sa Davao. Ayon sa Regional Police Office 11, hindi gaya ng mga inilalabas ng korte, hindi raw sila ang magsisilbi ng arrest order sa pastor. Ayan, pansinin niya, bakit hindi ang pulis ang manguhuli kay Kibuloy? Because it is not an order from the court. Makabobo, makinig ka. Hindi order yan sa korte. Ibig sabihin, hindi judiciary yan. Siguro naman alam mo may tatlong branch ng gobyerno natin. Yan po ay warrant na nanggagaling laang sa Senate. Makinig kayo kasi. Puro pinakikinggan nyo si Kaayo. Ito naman pong warrant of arrest kay Pastor Kibuloy from the Senate. Ang mag-e-effect po nito ay yung Sergeant of Arms. Mag-a-assist lang po ang Philippine National Police. Sergeant at Arms ng Senate. Kasi nga ho, yan ay kautusan lamang ng Senado at hindi ng Korte. Ina nyo. Paulit-ulit na tayo, parang tanga na yung mga gago talaga eh. Sa pag-serve po ng warrant of arrest. And then after po noon, hindi po siya malalagay sa custody ng PNP. Diretso po siya doon sa Senado. Sa gitna ng kontrobersyang kinakaharap ni Kibuloy.
Alam mo, pati na naman yung si Mark Models of Manila, ganyan na naman yung kukulong. Uulihin, di ba? Ewan ko ba? Basta lang talaga may masabi. Ayan, nalinaw na nga. Hindi nila ikukulong yan dyan. Diretso yan sa Senado. Kulungan ba yung Senado? Detention lang yun. Room. Buloy, may nakausap akong isang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Mahigit isang dekada ng miyembro si Pau Garcia at hindi ro siya naniniwala sa mga ibinabatong alegasyon sa kanilang leader. You cannot easily judge someone kasi without you sitting down with him or having dinner with him or even just a simple talk. So yun lang, sana I hope people will give him the right judgment and there's always another side of the story. Ngayong hindi nakakapag-live worship presentation si Kibuloy, sa cellphone muna nanonood ng mga aral mula sa pastor ang mga miyembro gaya ni Pau. Sinubukan ng News 5 na kunan ng bagong pahayag ang kampo ni Kibuloy kaugnay sa napipintong pag-aresto sa kanya. Pero sinabi ng kanyang abogado na hindi muna sila magbibigay ng anumang pahayag. Bob, bagamat nanindigan ng Davao Police na hindi sila magsisilbi ng arresto order, laban... Ganito na lang, maganda siguro, manood na lang kayo sa April 2. Malay nyo, may interview namin si Pastor Kibuloy. Pastor Kibuloy! Inimbitahan po namin kayo sa unang araw ng aming ng palabas sa Abanateros. Baka pwede po namin kayo ma-interview. Sige na po. Payag na po kayo. Sigurado ako ikot ang puwit ng mga yan. Nga dito kay Pastor Apollo Kibuloy, nakahanda naman daw silang umaksyon sakali magkaroon ng kilos protesta, ng pagsuporta dito nga sa pastor oras na arestuhin ito. Bok. Maraming salamat, Mon Gualbes. Ayun na nga. So hanggang dito na lang po muna tayo. Yan ang kaganapan ngayon. At alam nyo, pinipilit talaga yan kasi alam nyo, ha? Pinipilit nila yan kasi nga po, ano, next week, Holy Week na. Mga kababayan, ha? Next week siguro, hindi muna tayo babanat. Pero baka mag-ano tayo dito, may preaching. Sagwanon. Sasabihin na naman, banat, Bible, Bible! Bubula na naman bibig ng iba dyan. Sa Mendang, maraming salamat po. Thank you very much. Hindi, wala po muna tayong siguro sa Holy Week. Kasi actually, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta ng Holy Week. Huwag ka mag-alala, makabobo, i-announce ko dito kung saan ako pupunta. It's either punta ako ng San Francisco o di kaya sa Japan. Boss Randall, ano, pwede ba ako pumunta dyan? One week lang? Handa mo yung motor natin, ha? Tapos di na ako babalik. Inabutan na ng sikat ng araw ang live mo. Oh, ganun talaga. Ayaw nyo ba? Ayaw nyo? Ah, dede. Joke lang. Maraming salamat po for staying. Thank you sa lahat po ng nanonood. At bago po ako umuwi, iwan ko muna kayo kay Pastor Bongsaking para naman yung mahugasan naman yung pangit kong bibig ngayon ni Pastor Bongsaking. Ha? Maraming salamat po. Thank you very much po. God bless everyone. To many of us, sabi natin, oh, God is gracious, He loves me so much. Teka muna, hindi mo alam ang ibig sabihin yan. Hanggat naintindihan mong wrathful ang Diyos. Yung wrath, hindi lang basta angry. Poot. Hindi lang siya galit. Sobrang galit. Sobrang galit sa kasalanan, sobrang galit sa kalikuan, sobrang galit sa mga kasamaan, dahil yan ang nature ng love. Natutuwa siya sa mabuti, hindi siya natutuwa sa hindi mabuti. Sa madaling salita, ayaw ng Diyos yun. Anything that is against God, galit si God dyan.